Okay, maraming salamat sa mensahe sa awit na ating napakinggan ngayon. At ito na po yung ikatatlong araw ng ating pag-aaral. Ang pamagat po natin, The Days of Creation. Bago tayo dadako sa ating pag-aaral at talakayan ngayong gabi, nais kong pasalamatan din ang lahat na nanonood ngayon, lalo na sa nagsubaybay talaga gabi-gabi. At muli po akong manawagan sa lahat nating mga viewers na suportahan ninyo ang ating gawain. Ay nakiusap po ako na patuloy ninyong isi-share hanggang matapos ang ating dalawang linggo na pag-aaral. D3 na po tayo. At bago tayo dadako sa ating pag-aaral ngayong gabi, imbitahan ko kayo sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, Ama naming banal, pinupuri ka namin, Panginoon, at nais naming ibigay sa inyo ang luwalhati at kapurihan. Salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na paggamit sa amin, sa inyong gawain, inyong banal na gawain. At ako'y nagpapasalamat palagi sa inyo na muli mo akong pinagkatiwalaan sa gawaing ito. At nawa, Panginoon, makakatulong ito sa mga taong naghahanap ng katotohanan. Ang aming hiniling, Ama, na inyong muling pangasawaan ang aming dalawang linggo, araw-araw o gabi-gabi na pag-aaral sa online. Nawa, pagpapalain ninyo ang lahat, lalo tigit sa lahat sa nagsubaybay na mga kaibigan at kapatid namin na patuloy na nanonood araw-araw. At aming hiling, pangasiwaan mo ito muli, Ama, na mula sa pasimula hanggang matapos na walang hadlang. Loobin mo, Panginoon, na maipagkatiwala namin sa inyo ang gawaing ito sa inyong banal na Espiritu. Nawa siya din ang mga ngasiwa saan man niya dadalhin ito sa buong mundo. Ang aming gawain dito sa Iglesia magiging pagpapala. Amin ding hiling ang inyong pagpapalain lahat ng mga viewers ko ngayon na nanonood, no? Nagsubaybay at lahat ng aksidente na nakabukas na inyong pagpapalain sila at nawa pag mapakinggan nila ito, magiging daan ito na kanilang pag-aralan ng malinaw ang inyong paglalang. At aming hiniling sa gabing ito ang inyong pangangasiwa, ang inyong pag-iingat sa amin. Pagpapalain kaming lahat, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. At maraming salamat, no? Nasa ikatatlong araw na po ang ating pag-aaral sa countdown natin na 15 days. Mayroon na lang tayong 12 days na natitira pagkatapos nito. At saglit lang yan matatapos, pero ang aming maititiyak sa inyo sa gawaing ito, bawat topic na ating pag-aralan, mayroon kayo muli matutunan. Alam niyo sa aking pagbabasa sa Biblia na bagamat paulit-ulit ko nang binabasa ang Bible, bawat yugto na babasahin ko ang Biblia, mayroon siyang palaging bagong liwanag, no? Mayroon palaging bagong mensahe ang Panginoon. At ito yung layunin na patuloy kaming gumagawa sa gawain, dahil habang kami gumagawa sa gawain, nakikita namin ang liwanag. At sa gabing ito, ating pag-aralan ang 7 Days of Creation. No? Atin itong isa-isahin ngayong gabi. No? At salamat din sa topic na ating natutunan kagabi, no? Our specific work and purpose. Mayroong layunin po tayo kung bakit tayo nilalang ng Diyos, magiging kabahagi, no? At gagamitin tayo ng Panginoon sa kanyang paghatol. Nang bumangon ang kasalanan sa langit, lumipat dito sa lupa. Pero nung dumating siya sa planetang ito, gumawa ang Panginoon ng tao na magiging third party sa labanan. At ang layunin ng Panginoon, kasama niya sa paghatol sa loob ng 1,000 taon. At inyong natutunan kagabi. Ngunit, hindi po makukumplito ang ating pag-aaral kung hindi po natin pag-aralan ang 7 Days of Creation. No? Bago ginawa ang tao, nahulog muna si Satanas sa planetang ito. Si Satanas inilagay ng Panginoon sa Tartarus. No? At ang Tartarus na kanyang tinutukoy, yung ating planeta na wala pang tao na nilikha. Ngunit bumaba ang ating Panginoon, nilalang niya ang tao, no? At katulad sa kanyang larawan. Isa-isahin po natin ang ating pag-aaral. Pag-aralan po natin ang 7 Days of Creation. Pero bago natin pag-aralan ang unang araw, ito po muna ang ating ikakonsider. No? Sa aklat ng Isaiah 40:25, ito yung nakasulat. Kanino
nga ninyo itutulad ako upang mapaparis ako niya, sabi ng banal. Itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas. Tingnan ninyo kung sinong lumikha ng mga ito. Tinutuos ang kanilang hukbo ayon sa bilang. Tinatawag niya sila sa pangalan at sa pamamagitan ng kadikilaan ng kanyang kapangyarihan dahil siya ay malakas sa kapangyarihan, walang nagkukulang. No, sabi ng Panginoon, kanino ninyo ako ipaparis? Sapagkat sa mula pa noon, sa panahon ng Israel, maraming mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pero ang challenge ng Panginoon, itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas. Ano bang makikita ninyo kapag kayo'y tumingin sa itaas? Makikita natin ang mga liwanag, alapaap, araw, buwan at bituin. At sabi ng Panginoon sa mga bituin na nilikha niya, tingnan ninyo kung sinong lumikha ng mga ito, tinutuos ang kanilang hukbo ayon sa bilang. Sa dami ng mga bituin na inyong makikita, bilang lahat ng Panginoon yan. At isa pa dito yung aking namamahanga, tinatawag niya sila sa pangalan. Bawat bituin na ating makikita sa kalangitan, mayroon yung pangalan. At kahit nga ang ating lupa, siya mismo ang nagbigay ng pangalan. No? At sa pamamagitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan, dahil siya ay malakas sa kapangyarihan, ang kanyang creation walang nagkukulang. Ito yung sinasabi ng Biblia. Sa 28, hindi mo baga nalalaman, no? Hindi mo baga narinig ang walang hanggang Diyos, itong manlalalang, no? The eternal God, ang Panginoon ang may lalang ng wakas ng lupa. No? Sabi niya dito, hindi nalalanta ni napapagod man, walang makakatarok ng kanyang unawa. Alam niyo kung binabasa lang ng mga tao ang Biblia, wala pong ateista ngayon. Pero dahil ang mga tao hindi nagbabasa sa kanyang salita, maraming mga taong hindi naniniwala sa Diyos. No? Mapapansin ninyo, ganito kalawak po ang ating universe. Naghanap ako ng larawan, paano ko mapapaliwanag ang buong universe. Pag-aralan ninyo ang mga nakikita ng mga astronomers, ibinibilang nila ang liwanag sa kalangitan, yung mga bituin, no? Tiningnan ng astronomer ang buong kalawakan. Kasi ang Diyos po ang gumawa nito. Kasi sabi ng Panginoon, tingnan ninyo ang itaas. Pero kapag gagamitin natin ang sinsya sa pamamagitan ng astronomers, kanilang natuklasan na ang universe composed po ito of 200 billion galaxy. Ito yung approximation ng kanilang bilang. 150 to 200 billion. At ang itong universe natin nag-i-expand pa. No? Mamaya inyong maintindihan bakit nag-expand. Ilang ano kadami ang bilang ng mga galaxy sa ating universe? 150 to 200 billion galaxy. Billion yun, ha? Kapag ating titingnan ang isang galaxy, makikita natin ang bawat liwanag, no, sa ating screen. Isang galaxy na yan. At ito po ang binibilang ng mga astronomer gaano kadami ang mga galaxy. At ang ating ito katulad nito, Andromeda Galaxy. Ang kasing laki lang siya sa ating galaxy. Ang ating ito, mga dark matter, magkakalapit na mga galaxy, no? Ating ito yung ating galaxy, yung tinatawag na Milky Way Galaxy. At nang tiningnan ko gaano ba karami ang star sa Milky Way Galaxy, umaabot siya ng 400 billion star. No, ipababa pa natin yung star. Ang ating araw, isa po yun sa star ng Milky Way Galaxy. Alam niyo kung gaano karami ang ating mga araw? Gagamitin ko ang araw na halimbawa, paano natin mabilang ang star sa Milky Way Galaxy. Sa Microsoft Encarta, tinitingnan ko gaano kadami ang estimation nila at bilang sa star sa Milky Way Galaxy. Ang ating Milky Way Galaxy, umaabot po tayo ng 400 billion star. Ang isang galaxy, mayroon po siyang billion, at yung mga malalaking galaxy, trillion. Kaya nga, ang ating galaxy na Milky Way, umaabot tayo ng 400 billion star. 400 billion of galaxy, 200 billion galaxy, at ngunit ang isang galaxy, mayroon pa siyang billion of star. Ganun kalawak ang ating universe. At kapag tayo'y maliligtas, no, sapagkat ang kaligtasan ay libre, inaalok ito ng Panginoon, 100%. Kapag tayo magtatapat, sumunod sa Panginoon,
makaano tayo mula sa lupa, aakyat tayo sa langit, magdaanan natin ang maraming mga galaksiya. At lalabas po tayo sa Milky Way galaxy. Ang makikita natin ang buong galaxy. Kapag ating pag-aralan ang 104 verse 5 ng awit, sabi niya dito, na siyang naglagay ng patibayan ng lupa upang huwag makilos magpakailanman. Nang ginawa niya ang ating planeta na lupa, ang kanyang kamay, sabi ng Biblia, no? Siya po ang naglagay sa patibayan ng lupa. Nang ginawa niya itong ating planeta, ang Diyos ang naglagay ng patibayan. Sa Isaiah 48:13, oo, ang aking kamay, sabi ng Diyos. Siyang naglagay sa patibayan ng lupa, no, ang aking kanan, siyang nagladlad ng mga langit. Pagka ako'y tumatawag sa kanila, sila'y nagsisitayong magkakasama. Ang nature, alam ninyo, nung naalala ko nung si Jesus nagkakaroon ng bagyo, si Jesus natutulog. Alam ninyo kung bakit si Jesus walang takot? He can command the nature. Anong sasabihin niya sa kalikasan? Ang kalikasan kusang susunod. No, napapansin ninyo, walang makakapigil kung ano ang kanyang sasabihin. Pagsasabihin niya sa bagyo o sa hangin, kulog, sabi, magsitigil kayo, magkakaroon bigla ng kapayapaan. Kasi ang nature o ang kalikasan, ano, nakikinig, alam nila ang busis ng Diyos, walang makakapigil. Nang tinawag ng Panginoon si Lazaro, Lazaro, comfort, lumabas ka sa libingan. At alam ninyo si Dwight Moody, sabi ni Dwight Moody, ang mga patay pala sa libingan, naghintay sa tinig ni Jesus Christ. Pagsabihin ni Jesus Christ, comfort, no? Kaya nga, ang mga patay daw, naghihintay na banggitin ang kanilang pangalan. Nang binuhay ng Panginoong Hesus si Lazaro, binanggit muna niya ang pangalan ni Lazaro. Bakit? Kasi pag wala siyang pangalan na babanggitin lahat ng mga patay, no, na makakarinig ng kanyang boses, babangon. Kaya nang sabi ni Dwight Moody, nang binuhay niya si Lazaro, binanggit niya ang pangalan ni Lazaro. Kasi ang mga patay sa libingan, naghihintay sa tinig ng Panginoon. Ganun ka kapangyarihan ang ating Panginoon. Paano niya ginawa ang ating, paano niya ginagawa ang ating planeta? No? Kapag planeta lang yan natin, how about yung universe? Alam niyo kapag tayo mapalad na makabilang sa mga maliligtas, gagawa po ang Panginoon ng bagong langit at bagong lupa. Pagkatapos sa paghato, lilinisin niya sa apoy. Susunugin niya ang mga masasama at lahat ng mga masasama magiging abo. Pagkatapos noon, ating makikita ang pagsunog, ating makikita ang mga masasama kasama ni Satanas magiging abo sa ibabaw ng lupa. At pagkatapos, gagawa ang Panginoon ng bagong langit at bagong lupa. At sa creation na yan, katulad ng mga anghel na ginawa ang ating planeta, makikita natin isa-isa. At ako'y naniwala, uulitin ng Panginoon ang kanyang creation week sa bagong langit at bagong lupa. Ngayong gabi ating pag-aralan, no, ang creation week ngayong gabi. Pero bago natin pag-aralan ang creation week, babasahin natin ang Ecclesiastes 1:4. Isang salin ng lahi yumayaon at ibang salin ng lahi dumarating. Ngunit ang lupa ay mananatili ito magpakailanman. Generation from one generation to the second generation. Bakit binabanggit ito ng Panginoon? Isang lahi yayaon at isang lahi darating. Kasi ang ating sanlibutan nung nagkakasala, magkakaroon ng panibagong henerasyon. Dalawang henerasyon ang babangon po dito, no? Anong ibig kong sabihin? Ang henerasyon ng makasalanan, ang henerasyon ng bagong langit at bagong lupa. Pero ang lupa na itinatag ng Panginoon, kahit ito masusunog sa apoy, gagawin niya ito muli. Pero the same planet, ang lokasyon, magiging tahanan ng mga banal magpakailanman. Ngayong gabi ating pag-aralan, mga kapatid, ang creation week, isa-isahin na natin. Paano ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay? Nang ginawa niya ang ating sanlibutan, no, sa loob ng isang linggo, literal po ito na 7 days. Mamaya patunayan ko sa inyo bakit literal, no? Maraming naniniwala sa authority ng Biblia, maraming hindi naniniwala na ang Biblia daw mali ang pagbilang. At marami pang mga Christian religion ngayon na hindi sila naniniwala na 7 araw lang ang paglalang. Ang mga dating daan, sinasabi nila na
7,000 years. Pero hindi po yun totoo. Isa-isahin natin, patunayan ko mamaya kung ilang araw lang. Sasagutin yung tanong, paano ba ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay nung ginawa niya ang ating planeta? Sa aklat ng mga awit 33:6-9, sabi niya dito, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, nayari ang mga langit. Anong ginagamit niya sa paglalang? Sa pamamagitan ng salita, nayari ang mga langit. At lahat ng matatanaw roon ay sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig. At kahit ang buhay ng tao, paano ba niya ginawa si Adan? Hiningahan. Lahat ng mga may buhay, kapirasong hinga lang yan. At ang mga linalang niya nagkakaroon ng buhay. Sa pamamagitan ng salita, ginawa niya ang langit at lupa. Kanyang pinipisan ang tubig ng dagat ng parang isang buntun. Ang nakikita ninyo, ang tubig, dagat, pipisanin lang ng Panginoon na katulad lang ng isang buntun. Inilalagay niya ang mga kalaliman sa mga kalawakan. No? At sabi niya dito, sapagkat siya ay nagsalita at nayari, siya ay nagutos at ito'y tumayong matatag. No, atin ang na-establish, no? Atin ang nalalaman ang mga referensya sa Biblia, ang ating Diyos, paano ba niya ginawa? No, sasabihin lang niya. At kapag mayroon siyang bibigyan ng buhay, kapirasong hinga lang. Hihingahan lang niya ang mga bagay, magkakaroon ng buhay. No? Ilang araw ginawa ng Diyos ang ating sanlibutan? Ito yung ating tanong na ating sasagutin. Ilan bang araw ginawa ng Panginoon ang ating sanlibutan? At sa tala ng Genesis, 7 days ginawa ng Panginoon. No? At kapag babasahin ninyo ang Genesis 1 at Genesis 2, ang dalawang chapter hindi po yun magkahiwalay. Ang unang chapter, general view, ang ikalawang chapter, specific view. No? Kaya mapapansin ninyo, bakit magkakaiba ang unang chapter at ikalawang chapter? Hindi po yun magkahiwalay. No? At ang una, no, mapapansin ninyo, ito yung topic. Ang ikalawa, subtopic. Parang gano'n ang ano, pero hindi yun siya magkahiwalay. Ang chapter 1 at saka chapter 2 ng Genesis, ito po yung naglalarawan sa 7 days of creation, paano niya nilalang ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay. Now, dito tayo sa Genesis 1. Ating bubuksan ang aklat ng Genesis, no? Sapagkat ating nalalaman, 7 araw ito ginawa. Dito tayo sa unang araw. Ano bang araw, anong nang ginawa ang ating sanlibutan, no? Ano bang ginawa ng Diyos sa unang araw? Ito yung paglalarawan sa aklat ng Genesis. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. No? Mapapansin ninyo, sa unang aklat pa lang, sa unang bersikulo, iniintroduce ng Panginoon na siya ang manlalalat. Nang pasimula, mayroong manlilikha. At sino ang manlilikha? Diyos. No? Nilikha ng Diyos ang langit at lupa. No, nakikita ninyo ang larawan. No? Kung paano ito ginagawa ng Panginoon, atin itong tutunghayan ngayon isa-isa. Sa verse 2, ang lupa, nilalarawan niya ito. At kahapon atin itong pinag-aralan, ang pagkakaiba sa Tartarus at ang pagkakaiba sa nang tiningnan ang lupa, walang pagkakaiba. Ang lupa ay walang anyo, walang laman. At ang kadiliman sumasa ibabaw ng kalaliman at ang espiritu ng Diyos sumasa ibabaw ng tubig. Ito yung paglalarawan, no? Sa unang larawan na hindi pa niya nilikha. Ang lupa daw ay ito'y walang anyo, walang laman. Ibig sabihin, wala pang buhay na organismo na gumagalaw. Ang kadiliman sumasa ibabaw ng kalaliman. No, pagtitingnan mo ito, ang kalaliman sumasa ibabaw ng kalaliman. Madilim ito ang ating sanlibutan. At ang espiritu ng Diyos sumasa ibabaw ng tubig. Mayroon ng tubig na nag-exist before creation. Madilim, nababalot ng tubig. So kung titingnan natin ang kalagayan ng ating sanlibutan, pag isa-isahin mo ito sa kanyang paglalarawan, nababalot po ito ng dilim. No? Napaligiran ng dilim. Nababalot ng tubig. Walang anyo. No? Anong ibig sabihin ng walang anyo? Hindi pa siya nakikilala. Wala siyang dating pangalan. No? Walang laman. Walang buhay na nilalang na nabubuhay. Di siya gumagalaw, nakalutang lang sa kalawakan. Ang ibig sabihin, nang pasimula na lumulutang nang siya pero patay siyang planeta. Dahil walang buhay sa kanya.
Dati at doon tinapon, ating natutunan nung ating topic kahapon, doon si Satanas itinapon. Sa planeta na yan. No? At bago siya tinatawag na lupa, tinatawag siya na Tartarus sa Greek. No? At Abyss naman sa Hebrew. Nung ating titingnan, sinasabi sa verse 3, ano ang una niyang linalang? At sinasabi ng Diyos, magkakaroon ng liwanag at nagkakaroon ng liwanag. Anong unang ginawa niya sa ating sanlibutan? Sa first day, ang una niyang ginawa, liwanag. Bakit una niyang ginawa ang liwanag? Dahil ang ating sanlibutan ay madilim. So therefore, ang una niyang gagawin na pinakamahalaga sa creation, unang araw, ginawa niya ang liwanag. At paano niya ginawa ang liwanag? Sinasabi lang. Nang sinabi ng Diyos magkakaroon ng liwanag, right away, lumalabas ang liwanag at nakita ng Diyos ang liwanag na mabubuti at hiniwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman at tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at tinatawag niya ang kadiliman na gabi. Nagkahapon, nagkaumaga ang unang araw. No? Ito yung unang ano. Pagkatapos lumabas ang liwanag, nakita niya itong mabuti. Tapos anong ginawa ng Panginoon? Hiniwalay niya ang liwanag sa kadiliman. Ito yung liwanag, ito naman ang kadiliman. Paano ito nangyayari? Pinapaikot na niya ang dating di gumagalaw. Nilagay niya ang liwanag sa tagiliran, tapos pinapaikot na niya ang ating planeta o ilan bang oras ang isang araw. Ang isang araw composed of 24 hours. Nang umiikot na siya, at sabi niya, tinatawag ng Diyos ang liwanag na araw, siya mismo ang nagbigay ng pangalan, at yung kadiliman, tinawag niyang gabi. At sabi sa Biblia, nagkahapon, nagkaumaga ang unang araw. No? Kaya nga, hindi po ito matagal. Huwag kayong maniniwala na ang ating sanlibutan, ginawa daw ng 6,000-7,000 years, hindi po yun totoo. Kasi ang bilang niya sa unang araw sa paglalang, nagkahapon, nagkaumaga, unang araw. There was an evening and morning first day. Sabi sa English, no? Kaya nga, mayroong gabi at mayroong umaga, isang araw. At ating pag-aralan ngayong gabi, ano bang una sa pagbibilang sa araw? Una po ang gabi. Bakit una ang gabi, Brother John? Dahil ang ating sanlibutan, ito po'y madilim. Bago niya ginawa ang liwanag. Nang binilang po niya ang panahon na 24 hours, una po ang dilim. No? 12 hours na dilim, 12 hours na liwanag, at yun po ang pagbibilang ng Panginoon ng unang araw. Marami pong discussion dito sa liwanag sa unang araw. At mayroong mga, nakapag-aral ako ng theology sa Mountain View College, hindi lang tapos. Pero aming pinag-aralan ito, ano yung liwanag sa unang araw? At karamihan sa mga iba-iba din ang view ng mga professor na nag-aaral nito. Ang iba nagsasabi na ang liwanag, pinatunayan nila yan, na ang liwanag sa unang araw, araw yan. No? Pero saka na lang binigyan ng pangalan pagdating ng 4 days, para naman tama. Ang iba din pag-aaral, sabi nila, ang liwanag sa unang araw ay ano yan? Si Jesus Christ yan, kasi liwanag. No? Pero pwede kaya na yan? Kahit si Jesus Christ, kahit hindi niya sabihing liwanag, magkakaroon ng liwanag, liwanag na talaga siya. No? Kaya nga, hindi na kailangang sabihing magliliwanag siya. Sapagkat ang Diyos na manlalalang, liwanag na talaga siya. Kaya nga sa langit, hindi na natin kailangan liwanag eh. Kasi ang Diyos ay liwanag. Pero itong liwanag, I believe, 100% na hindi lang ito ang araw, kundi sentro ito ng Milky Way Galaxy. Kasi sa Creation Week, hindi lang ang ating planeta ang nilikha. Nilikha din niya ang mga bituin. At sa kalagitnaan ng galaxy, mayroon pong liwanag doon. No? Kaya nga, pag ating pag-aralan ang creation ng atin lang lupa, hindi ako'y naniniwala sa creation ng Panginoon, mayroon pang mga planeta na kasabay na nilikha ng Panginoon. Kasi ang bilis niyang gumawa, sasabihin lang niya. No? At natuklasan ng siyensya noong 1970 na hindi lang pala ang ating araw ang nagliliwanag sa ating planeta. Mayroon pang nag-ibang liwanag na natuklasan nila na nagliliwanag, nakaabot sa ating planeta. At kung ito'y pag-aralan, no, natuklasan ito ng mga astronomer na kahit malayong malayo sa ating planeta nakakarating, para lang siyang bukang liwayway. No, mapapansin ninyo, ganun ang kasi ang Milky Way galaxy, bawat galaxy mayroon pong tinatawag na black hole.
At karamihan sa mga galaxy ang black hole, doon nagmumula ang liwanag. Kasi ang pundasyon ng ating planeta hindi po ang solar system, kundi ang pundasyon nito ay ang sentro ng galaxy. Kasi ang Panginoon, malawak po ang kanya, kapag siya lumalang, no? Ako'y naniniwala na marami pang mga tao sa iba't ibang galaxy, no? Sapagkat sinabi ng Biblia yan, sinabi din sa mga writings ni Ellen G. White. At kung ating titingnan, ito yung kalagayan ng pinaikot niya, yung ano, nilagay niya, nakalagay ang liwanag sa isang tagiliran, pinapaikot niya ang ating planeta, nakikita ng Diyos na mabuti. At binilang niya, no? Nagkahapon, nagkaumaga ang unang araw. At doon nagpasimula ang pagbilang ng panahon sa Creation Week. Dito tayo sa ikalawang araw, no? At sinabi ng Diyos, magkakaroon ng kalawakan sa gitna ng tubig. Anong sinabi niya? Ang sinabi ng Diyos, magkakaroon ng kalawakan sa gitna ng tubig. Paano yan mangyayari? Ano sabi niya? Mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. So, itong kalawakan na sa gitna, mayroong tubig sa itaas, mayroong tubig sa ibaba. No? Ito yung sinasabi niya sa ikalawang araw. At ginawa ng Diyos ang kalawakan na, ano? Ginawa ng Diyos ang kalawakan, inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan at tubig na nasa itaas ng kalawakan at nagkagayon. So, ang ginawa ng Panginoon, ginawa niya ang kalawakan nasa gitna. Tubig sa itaas at tubig sa ibaba. At sabi niya dito sa verse 8, at tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit at nagkahapon, nagkaumaga ang ikalawang araw. Itong kalawakan na ginawa niya na nasa gitna, tinawag niya na langit. No, kapag pag-aralan natin ang sulat ni Apostol Pablo sa Korinto, unang Korinto 12 ata yan, pinapaliwanag niya yung tatlong langit. Ang langit na binabanggit dito, tinatawag itong atmospheric heaven. Saan nakalipad ang eroplano, nakalipad ang mga ibon, no? At nang doon yung mga alapaa. At sa creation, mayroon pong pagkakaiba kapag ating pag-aralan ang Creation Week nung hindi pa sila nagkakasala. Bakit? Kasi ang ating sanlibutan ngayon, hindi ito katulad sa dati. Bakit? Noon, walang ulan sa panahon na ginawa ng Panginoon ang langit at lupa. Mula kay Adan hanggang kay Noe, ang lupa natin hindi nakakaranas ng ulan. Bakit? Ang sanlibutan natin nang ginawa niya ang tubig sa ibabaw ng kalawakan, literally water yan. Nababalot po tayo ng tubig sa ibabaw ng kalawakan. At itong tubig na nagbabalot sa ibabaw ng kalawakan, pagsisinag ang araw, dadaan siya sa tubig. At automatically, magdidilig na, magmumoist na yung lamig sa halamanan. Alam niyo, nilalarawan ko ang sanlibutan nung ginawa ng Panginoon ng ikalawang araw, ang temperatura ng ating sanlibutan parang aircon. Ganun siya kaganda. Kapag sisinag ang araw, ang sinag ng araw dadaan sa tubig, ang ating sanlibutan napaka ganda. Parang air condition ang ating sanlibutan kasi hindi ang sinag ng araw hindi makapenetrate sa tubig. Kaya nga si Noah nagsasabi niya magbaha o ulan, tinatawanan lang si Noah kasi walang tao na nakakaranas umulan. Kasi walang ulan sa kapanahunan ni Adan hanggang sa kapanahunan ni Noah. No, magaya nga mapapansin ninyo. At itong kalawakan, tinatawag niya itong langit. No, ating titingnan. Kaya paano ba yan ititingnan sa larawan, Brother John? Parang ganito. Ito yung ating planeta na babalot sa tubig. Ito yung kalawakan sa gitna. Tubig sa ibaba ng kalawakan at tubig sa ibabaw ng kalawakan. Ganun po ang larawan. At itong ano dito, ang tubig na ito, hindi po yun alapaap. No? Kundi buong tubig po yun na nagbabalot sa ating planeta. At sa ilalim ng kalawakan na tinatawag niyang langit, tubig pa rin. Yung buong planeta natin nababalot pa rin ng tubig. No? Kasi wala pang lupa sa ikalawang araw. Ang lupa, ginawa niya sa ikatatlong araw. So ating naintindihan, kaya nga ang temperatura noon, kaya nga mayroong pagkakaiba. Kapag ating pag-aralan ang Biblia, mayroong pagkakaiba nung hindi pa sila nagkakasala at sa panahon natin ngayon. At kung bakit ito nangyayari, mamaya maintindihan ninyo, pag-aralan natin ang ano. Dito tayo sa at itong tubig na nakalagay sa itaas ng kalawakan, no? At nag-exist ito bago ang dilubyo sa panahon ni Noe.
Kasi nung umulan ng 40 days and 40 nights, yun po yung tubig na inilagay sa kalawakan. Kaya nga, saan ba nanggagaling yung tubig na nagbaha sa panahon ni Noe? Bakit 40 days and 40 nights ang ulan walang tigil? Binuksan pa niya ang mga bukal sa lupa. Kaya mapapansin ninyo, kaya napuno yung buong lupa. Alam ninyo kung gaano kalawak? Kaya mapapansin ninyo, at itong lahat na tubig, natapon, namatay lahat yung mga masama sa panahon ni Noah. At itong cloud canopy na ito na nagbabalot sa itaas, no? Itong tubig na nagbabalot sa ating planeta na kung saan maganda ang makaipikto po ito sa mga sumusunod, no? Pag-maintain sa isang temperatura sa buong daigdig, ang temperature natin maganda parang aircon. No? Ang pangalawa, hadlangan ang ultraviolet rays. At kung ating pag-aralan ngayon sa sinsya, ng pinag-aralan ng mga na astronomer, mayroon po silang sinukat po nila ang mga layo at mayroon po silang tinatawag na pangalan. Tinatawag nila 14 kilometers galing sa lupa, tinatawag nila ng troposphere. Ito yung pagtawag nila sa ating atmosphere. 18 kilometers, tinatawag nila itong tropopause. At 50 kilometers, tinatawag itong stratosphere. At 90 kilometers, makikita natin yung ozone layer. At itong ozone layer, ito lang yung nagprotekta sa araw ngayon. At alam niyo kung bakit ang ating sanlibutan napakainit, lalo na sa Saudi. Mayroon akong dalawang pamangkin na nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Sabi niya, Uncle John, kung lalabas ka sa ganitong oras, napakainit. Parang hindi daw nila makakaya yung init sa disyerto. No, mapapansin ninyo. Kasi ang pagtitingnan ninyo ang ating, ang nagprotekta sa sinag ng araw, hindi na tubig. Ang nagprotekta sa sinag ng araw, ozone layer na lang. At itong ozone layer, manipis na ito ngayon. At sa pag-aaral, 5 years ago, ang ozone layer, butas-butas na yan. Kung gaano kalaki ang mapa ng Alaska, 5 years ago, ganun na daw kalaki ang butas ng ozone layer. Kaya mainit na ang ating panahon. No? Matanda na ang ating sanlibutan. At sa taas na ito, 350 kilometers, so, kasunod sa ozone layer, mesosphere, at sa pinakamataas, tinatawag nito ionosphere. No, kaya mapapansin niyo at dito sa ionosphere diyan lumilipad ang ating mga Hubble telescope para makitinitingnan ang kalawakan at tinitingnan nila ang universe. Kaya mapapansin at kapag titingnan ito mula sa malayo, di kulay na, no? Iba't iba na ang kulay kapag titingnan 'yan sa telescope. Ngayon dito tayo sa at sinasabi ng Diyos, mapisan ang tubig sa silong, dito tayo sa ikatatlong araw. Nagkahapon, nagkaumaga, ang ikalawang araw yon. Doon tayo, natapos na yung ikalawa, no? Dito tayo sa, ikatatlong araw. Pag-aralan natin ang ikatatlong araw. Yung, ano bang ginawa ng Diyos sa ikatatlong araw? Dito na. Sa ikatatlong araw, ginawa na niya ang lupa. At anong sabi niya sa verse 9? Sinabi ng Diyos, mapisan ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako. Kasi tubig lahat yun, nababalot sa tubig ang ating planeta. Sabi ng Panginoon, tubig na ito lahat, gagawin ko na ang lupa. So, mapisan ang tubig sa isang dako. So, ang isang umaatras yung tubig. At anong sabi ng Panginoon? Lumitaw ang katuyuan. Nang pinalitaw niya yung tuyong lupa. No? At tinatawag ng Diyos ang katuyuan na lupa. No? At nang lumitaw yung katuyuan, may nagbigay siya ng pangalan. Anong pangalan niya sa katuyuan? Lupa. At ang kapisanan ng tubig, tinawag niyang mga dagat. At nakita ng Diyos na mabuti. So pinalabas niya yung tubig, no? Pinalabas niya yung lupa doon sa tubig. At mapapansin ninyo, napapansin ba ninyo sa nang ginawa niya yung ikatatlong araw, isang super ocean lang at isang super continent. Pero tatanungin ko kayo sa pag-aaral natin sa school, ilan bang kontinente tayo? Ang buong sanlibutan, mayroon po tayong 7 continent. Paano yun nangyayari? Mag-reconcile ang Biblia at ang sinsya. No? Sino dito ang mali? Wala pong mali dyan.
Kasi sa creation week, kapag pag-aralan natin ang creation week, hindi pa pumasok ang kasalanan. Kasi nang hindi pa pumasok ang kasalanan, isang supercontinent na lupa at isang super ocean. No? Yan po ang nakalagay sa Biblia. Pero paano nangyayari, Brother John, sa creation week, isang supercontinent at isang super ocean, pero paano nangyayari na nagiging ano, pitong kontinente ang lupa ngayon? Simple lang ang paliwanag. Nung binaba ng Panginoon yung tubig na nilagay niya sa ikalawang araw sa itaas, no? Nang itaas ng kalawakan, nang nagbaha sa panahon ni Noah, natatakpan po itong malaking ano, supercontinent, at ang isang supercontinent nagiging seven continent. Nakukuha ninyo? Yan po ang paliwanag. Kaya nga, pag mababasahin ninyo ang Biblia, huwag ninyong ano na, ano, contradict siya sa discovery ng sinsya. Hindi po siya contradict. Dahil, mayroon lang pag, ano, pangyayari at ang resulta sa pangyayari, no? Kasi nagbaha sa panahon ni Noah at sa resulta ng baha, natakpan ang lupa. At ang lupa nahahati sa pitong kontinente. Now, sana ating naintindihan. At nang lumabas na yung lupa, ito yung sinabi ng Panginoon. Sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng damo pananim na nagkakabinhi. At ang punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang pagkapunong kahoy, taglay ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. Now dito, mayroon akong ipapaliwanag konti. Nang mayroon ng lupa, wala pa yung mga tanim. At sinabi ng Diyos, itong lupa na lumitaw, pasibulan na niya ng pananim. No, nang pinasibulan niya, damo, no, mga punong kahoy na nagkakabinhi, mayroon pong batas na nilagay ng Panginoon. Ayon sa kanyang pagkapunong kahoy, ayon sa kanyang pagkabinhi. Anong ibig sabihin? Mayroon pong batas na nilalagay ang Panginoon na ang mangga, mamumunga lang siya ng mangga. Maring magsabi niya, ay talagang ganyan, nature. Pero batas po yon na nilagay ng Panginoon. Alam ninyo sa kapanahonan ni Noah, na pag natuklasan ko pala, na ang creation ng Panginoon, minamard nila. Paano? Nang mga matatalino daw ang mga tao sa kapanahonan ni Noah, kaya nga pinuksa. Bakit? Ano bang ginawa sa mga tao sa kapanahonan ni Noah? Ang mga similya ng mga ano, butil, pinaghalo nila. Tapos naka-create pa sila ng ibang variety ng mga pananim. Ang mga hayop na iba't ibang similya, pinaghalo-halo nila. Kahit ang similya ng tao, hinahalo na rin sa similya ng hayop. Namamard ang creation ng Panginoon kung hindi sila pipigilan sa kanilang ginagawa, ang buong creation ng Panginoon masisira. Kaya nga, dito sabi ng Panginoon, naglagay po siya ng batas. Sibulan ang lupa ng damo pananim na nagkakabinhi punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang pagkapunong kahoy na taglay ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. Kasi pag gagawin pala ng tao na paghahaluin ang bawat variety, makakreate pa sila ng another variety. At sinasabi ng mga tao, maganda naman, no? Pero hindi ito nakakamaganda. Kasi magre-resulta po ito ng maraming mga karamdaman at hindi nakakabuti. Kahit sa mga hayop, no? Kaya mapapansin ninyo, at ang lupa ay sinibulan ng damo pananim na nagkakabinhi ayon sa kanyang pagkapananim, punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang mga binhi, ayon sa kanyang punong kahoy, at nakita ng Diyos na mabuti. At alam ninyo, ako'y naniniwala kahit yung dinosaur, bakit hindi sinasalba ng Panginoon ang dinosaur? Mayroong nadidiscovery na mayroong mga malalaking hayop, bakit hindi pinapasok ng Panginoon sa arka? Dahil hindi po niya nilikha ang ibang mga hayop na nag-exist sa kapanahunan ni Noah, kasi may mga tinatawag silang biotechnology. Sa biotechnology ay masisira. Kapag hindi sila titigilan, ang mga tao magmamayabang na sila ang creator. No? Mapapansin ninyo dyan, kaya nga ating nakikita ang Panginoon, marunong din siyang gumawa, marunong siya mag-appreciate ng beauty. Alam niyo ano ng mga bulaklak, bakit niya ginawa sa ikatatlong araw para ma-appreciate natin ang kagandahan ng sanlibutan, mga punong kahoy na nagkakabinhi, at nagkahapon, nagkaumaga ang ikatatlong araw, no? At bawat araw na ginawa ng Panginoon, sinasabi niya mabuti. Nagkahapon, nagkaumaga, ang ikatatlong araw. Dito tayo sa ikaapat na araw, ating pag-aralan ang ikaapat na araw.
No? Pitong araw lang ito, nasa ikaapat na tayo. Sinabi ng Diyos, magkakaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit. Ano bang tanglaw sa kalawakan ng langit? Araw, buwan, at bituin. Upang magsihiwalay sa araw at gabi. Anong layunin kung bakit niya ginawa ang tanglaw? Ang layunin ng Diyos, magsihiwalay sa araw at gabi. At magiging pinakatanda at pinakabahagi ng panahon ng mga araw at taon. At pangalawang layunin niya, hindi lang ito maghiwalay sa araw at gabi, pero gusto kong i-emphasize ito. Ang tanglaw na kanyang ginagawa sa kalangitan ay magiging pinakatanda. No? At pinakabahagi ng panahon ng mga araw at taon. Itong tanglaw sa kalangitan, gagamitin po ito ng Panginoon, turuan niya ang tao paano bilangin ang panahon. Kasi ang layunin kung bakit siya gumawa ng tanglaw sa kalangitan, magiging pinakamatanda ito, magiging pinakatanda, pinakabahagi ng panahon at ng mga araw at taon. Kasi dito tayo tuturuan ng Diyos paano natin bibilangin ang panahon. No? At anong taon na tayo ngayon? 2020. Anong basihan ng ating pagbibilang sa panahon? Ang basihan ng siyensya sa pagbibilang sa panahon sa mga galaw ng ating planeta at sa galaw ng liwanag. Magbigay ako ng halimbawa. No? Paano ba natin binilang ang isang taon? Ano ba ang gumagalaw dyan? Mapapansin ninyo, ito, magbigay ako ng halimbawa ha, para inyong maintindihan. Itong araw nasa gitna sa solar system. Sino ang umiikot sa araw? Ang umiikot sa araw ay ang planeta, no? At isang ikot ng ating planeta sa araw, tinatawag po 'yan, ito po yung pagbilang sa panahon. Tinatawag po 'yon na 1 year. Anong ibig sabihin? Kasi ang ating pag-ikot counterclockwise sa pag-ikot natin sa araw. Isang ikot ng ating planeta sa araw, tinatawag po ito na 1 year. Ang ibig sabihin ng 1 year, 1 round. Kasi tayo, ang ating planeta umiikot sa araw. No, ano naman ang yan ang tinatawag na isang taon. No? 1 year ang tawag niyan. At ilang araw 'yon na nakaikot ang ating planeta sa araw? 365 days at saka mayroong sobra na 1/4. Kaya nga itong 1/4 magiging isang araw yan after 4 years. Napapansin ninyo yung ating kalendaryo? Ang ating kalendaryo February 28 every 4 years magiging 29. No? Yan po ang kanilang masusi na pag-aaral. At mayroon pang sobrang 11 minutes sa orasan. Kaya nga, yung 11 minutes, dumadami na rin yan. No? Kaya, nang pinag-aralan ko yun, ay ganun pala ang pagbilang sa panahon. Kaya every 400 years, yung isang araw, ay yung mayroon sila, nalilimutan ko paano. Nalilimutan ko na sa aking pag-aaral. And dito tayo sa kasunod. Paano naman binibilang, Brother John, ang isang buwan? No. Ang isang itong isang taon, ang ating planeta ang umiikot sa araw. Pero ang planeta naman natin, na habang tayo umiikot sa araw, ang buwan naman umiikot naman sa ating planeta. Saan pupunta ang ating planeta? Sunod-sunuran yung buwan. Kasi ang iniikutan ng ating buwan ay ang ating planeta. Hindi yan siya hihiwalay sa ating planeta. Yun yung gawain ng buwan. Ikot-ikot lang siya sa ating planeta. Ilang araw makaikot ang buwan sa ating planeta? 30 days. Kaya nga, kapag makaikot, isang ikot ng ating planeta sa araw, naka-12 ikot na ang ating buwan. Kaya nga, ang ating kalendaryo, ang 1 year, mayroon po siyang 12 months. No? Nakukuha ninyo? Alam ninyo kung bakit yan? Kasi inoordain ng Panginoon sa ikaapat na araw. No? Sinabi ng Diyos, magkakaroon ng tanglaw sa kalawakan ng langit upang magsihiwalay sa araw at gabi. Yun yung unang layunin. Pangalawa, na layunin ng Panginoon, gagamitin ito ng tao at maging pinakatanda, pinakabahagi ng panahon, ng araw at ng taon. Kaya nga, mayroong order ang Panginoon. Nang nakita ko ito, nang pinag-aralan ko ang Biblia, wow! Na-appreciate ko ang pagbilang pala ng panahon ng pinag-aralan ito ng siyensya ay natuklasan nila kung ano ang inoordain ng Panginoon sa Biblia. No, napapansin ninyo? Titingnan ninyo ang inyong kalendaryo. Ilang araw ang isang linggo ng inyong kalendaryo? No? Mula Linggo, Lunes, Martes, Merkulis, Wibis, Biyernes, Sabado. Mayroon tayong 7 araw. Anong basihan sa Biblia, bakit 7 araw ang ating kalendaryo?
ang basihan sa Biblia, bakit pitong araw? Dahil pitong araw ginawa ng Diyos ang ating sanlibutan. Pero sa sinsya, ano ang paliwanag nila? Bakit pitong araw ang ating kalendaryo? Wala po silang discovery, wala po silang paliwanag. Bakit pitong araw? Kasi hindi nila kinikilala na ang Diyos ang gumawa sa langit at lupa. Pero sa mga Christian na naniniwala na ang Diyos ang gumawa sa langit at lupa, simple lang ang paliwanag. Bakit pitong araw ang ating kalendaryo? Dahil pitong araw ginawa ng Panginoon ang ating sanlibutan. Sa verse 15, at maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. At nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw. Ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw at ang maliit na tanglaw upang magpuno sa gabi. Nilikha din niya ang mga bituin. No? Ano yung malaking tanglaw? Magpuno siya sa araw. Kaya nga ang araw, magliliwanag siya pag-araw. At ang maliit na tanglaw, magpupuno naman sa gabi yung buwan. At kasama niya, nilikha din niya ang mga bituin. At inilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa. No? At upang magpuno sa araw at sa gabi upang maghiwalay sa liwanag at sa kaliliman. At nakita ng Diyos na mabuti. Bawat araw na kanyang ginawa, tinitingnan ng Diyos. Wow! Mabuti. At nagkahapon, nagkaumaga, ang ika-apat na araw. Dito tayo sa paghahambing, no? Pag ay ating pag-aralan kunti ang discovery ng siyensya. Ang ating araw, 'yun yung pinakamalaking liwanag sa gilid. Ang pinakamalapit yung Mercury, yung ating planeta, Earth, tapos Mars, tapos pagkatapos sa Mars, Jupiter, pagkatapos sa Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, at saka Pluto. Mapapansin ninyo, hindi ko alam kung nagkabaliktad ang aking ano. Pag titingnan yung ating solar system, no, nasa ang araw nasa gitna, akala natin tayo lang ang umiikot sa araw. Ang araw din natin, umiikot din yan siya sa sentro ng Milky Way Galaxy. Kaya lang, ang pag-ikot ng araw, lahat ng mga planeta, sama lahat. Kaya ganun po ang galaw ng ating solar system. Ang tunay na pundasyon ng ating ang ating solar system ay ang sentro ng Milky Way Galaxy. Umiikot po tayong lahat sa galaxy, sa Milky Way Galaxy. Pero sabay tayong umiikot. Napapansin ba ninyo ang yung itong lahat ng mga planeta, lahat ng mga star na ginagawa ng Panginoon, gumagalaw yan sila lahat. Walang tumitigil. Pero napapansin ba ninyo, nagkabungguan ba sila? Hindi po sila nagkabungguan. Bakit hindi sila nagkabungguan? Dahil mayroon pong batas na nangangasiwa. Nakikita, alam ninyo, sa buong creation ng Panginoon, sa langit, sa lupa, at sa buong universe, pinapagalaw ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang batas. At ang paglabag sa batas ng Panginoon, pagsira po yun sa kautusan. Alam po ninyo bakit pinarusahan ang tao nung nilabag nila ang batas? Dahil sinira ng tao ang kanyang kaayusan. Ang buong kalikasan sumusunod sa pamantayan ng Diyos sa kalawakan. Kaya nga, mayroong kaayusan. Ang lahat ng mga galaksi, gumagalaw yan lahat. Walang hindi gumagalaw dyan. Pero bakit lahat yan sila umiikot? Pero mapapansin ninyo, nagkabanggaan ba sila? Hindi. Dahil mayroon pong batas na inilagay sa kanila ng Diyos. No, ating titingnan, mula sa pinakamalaking planeta, ating pag-aralan, hanggang sa pinakamaliit. O for example, ang ating planeta ang magiging pinakamalaki. Ano naman ang kasunod na maliit? Earth, Venus, Mars, Mercury, at saka Pluto. Ito yung mula sa malaki hanggang sa pinakamaliit, at ang pinakamaliit, Pluto. Hindi ko lang alam, baka dahil malayo lang ang Pluto, itinuturing siyang maliit. Pero mapapansin ninyo, at kapag ating isama lahat, yung siyam na planet, ang pinakamalaki, Jupiter, yung the gas planet. No, ang kasunod, ang Saturn, Uranus, at saka Neptune. At ang Pluto, tuldok na lang siya. No, kung ating isama ang araw, no, pagpapansinin, ito yung ating Earth, ito na ang tuldok. Ang araw, napakalaki. At ang araw, sa science, tinatawag po ito na star. Pag magbabanggit ang mga astronomer na star, ang tinuturing nilang star, yung nagliliwanag. Kasi hindi po nila tawaging star yung hindi nagliliwanag. No? Kasi ang star, mayroon siyang sariling liwanag na makikita. Napapansin ba ninyo ang
ano, ang star nagliliwanag, may iba't ibang kulay, mayroong pula, mayroong blue, mayroong red. Mayroong red, yellow at saka blue. No? At mapapansin ninyo sa sinsya, sa pag-aaral ng science, yung sun natin, hindi po yun siya ang pinakamalaki. Sa mga stars, kahit sa Milky Way galaxy at sa ibang galaxy, mayroon pang mas malaki sa ating sun. No? Nakikita ninyo yung sun? No? Ito yung sun, ang kasunod na liwanag na mas malaki kunti sa sun ay ang Sargeus. No? Sa mga discovery nila, ang kasunod na mas malaki pa sa Sargeus ang Pollux. No? Ito yung mga star sa ating galaksiya. At mayroon pang mas malaki sa Pollux, itong tinatawag na Artaurus. Pag ipapasok yun dito sa laki niya, magkakaroon ng 100 na laki ang ating araw. O ang iba na mga liwanag, 1,000 pa. At kapag ihahambing pa yung Artaurus, ito yung Artaurus, mayroon pang mas malaki. Mayroon, sa kulay ng mga bituin sa kalangitan, mayroong kulay puti, mayroong kulay blue, mayroong kulay pula, mayroong kulay yellow. Diba? Ganun po ang kulay nila. Yung Rigel, another white star, kung ating titingnan, mas malaki siya sa ano Artaurus. Kanina yung pinakamalaki ang Artaurus, mayroon pang mas malaki sa Rigel. Ito po yung tinatawag na Aldebaran. No? Pero ang Betelgeuse, ano? Betelgeuse at ang pinakamalaki Antares. At kung pag-aralan natin ang mga malalaki star na mga malalaki, 1,000 times pa sa ating sun. At kung ano napakaraming natuklasan ng sinsya na ano. At sa pag-aaral sa science, ang mga star nanganganak din sila. Nanganganak at mayroon ding namamatay. Kaya nga yung mga galaxy patuloy ang expansion hanggang ngayon, no? Itong galaxy nanganganak pa ng kasunod na galaxy. Bakit? Itong mga nebula, kung pag-aralan ninyo ang mga nebula, no? Kung po sila sa mga dust and gas na nagkakahalo-halo, mapapansin ninyo itong mga nebula, katulad dito tinatawag sa supernova, Orion nebula at itong ang Rosette nebula at saka Tarantula nebula, ang mga nebula dito po ito po yung pugad ng mga bituin. At dito po ang mga bituin nakakreate ng kanilang mga anak. Dito sila nagpupugad, nangingitlog at nakakreate pa sila ng panibagong star. No, napapansin ninyo, dito dumadami ang mga planeta. At kapag dumadami sila ng padami nakakreate na uli sila ng panibagong galaxy. Kaya nga ang expansion ng ating galaxy from 150 billion galaxy nagiging 200 billion galaxy at patuloy pang expansion. At ako'y naniniwala, katulad sa mga tao na inuorden ng Panginoon, nang binasbasan sila ng Panginoon, kayo'y magpaalalakin at magpakarami, ginawa po ng Panginoon yon sa mga galaxy. Pinapadami din niya ang mga galaxy nga sila mismo, sila na ang nagpapadami. Ganon ang creation ng Panginoon. Kaya nga, hindi natin matatarok ang kanyang unawa. Pero ako'y nagpapasalamat sa science at sa Bible na ano, na unti-unti kong nakikita ang creation ng Panginoon. Wow! At isang araw, sa tulong ng Panginoon, ay makabisita tayo sa maraming mga galaxy. No? In the last days. Kaya nga, wala nang pinakamaganda ang maglilingkod sa Panginoon. Bakit? Darating po ang araw, ang tao hindi na mamamatay. Magiging kasama na tayo, ibibilang na tayo ng mga ng Panginoon na katulad ng mga anghel. Magiging makasama niya, tayo po'y magiging lingkod ng Panginoon sa langit. Kaya nga, kung gusto ninyong makasama, maglilingkod tayo sa Diyos dito. At alam ninyo, isa lang ang pangarap ko sa buhay. Katulad sa pangarap ni Job, padadamihin ko ang aking araw katulad ng buhangin sa dagat. Ang pangarap ko sa buhay, hindi mamamatay. Kaya nga, maglilingkod tayo sa Diyos na magkakasama. Kayong mga nanonood sa akin, pangarapin ninyo ang magtatapat sa Diyos, maglilingkod. Sa sandibutang ito, wala tayong pag-asa. Ano? At sabi ng, nagkahapon, nagkaumaga, ang ika-apat na araw. Dito tayo sa ikalimang araw. Malapit na tayo matatapos. No? At dito sa ikalimang araw, Brother John, ano naman ang ginagawa niya sa ikalimang araw? Sa versikulo 20, sinabi ng Diyos, bukalan ng sagana ang tubig. At ang mga gumagalaw na kinapal na may buhay, ang dagat walang isda. Sabi niya, bukalan ng mga may buhay ang tubig. No? At magsisilipad
ang ibon sa itaas ng lupa sa luwal ng kalawakan ng himpapawid. Ginawa niya ang ibon. Dalawang ginawa ng Panginoon sa ikalimang araw. Isda, ginawa niya ang isda sa tubig, sa dagat. No? Mga malalaki, mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. At sinabi lang niya yan, may mga huni pa katulad ng ibon. No? Mula sa pinakamalaking ibon hanggang sa pinakamaliit, iba-iba ang kulay, iba-iba ang huni. No? Magkaka-iba. No, mapapansin ninyo, nang sinabi ng Panginoon, magkakaroon ng ibon sa mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit, iba-iba ang kulay, iba-iba na rin ang tinig nila. No? Kaya nga, mapapansin ninyo, ano ang iniisip ng Diyos kapag sasabihin niya, nakapakins. No? Kaya nga, ganun kaganda ang ano. Alam ninyo, yung ating mga selula sa katawan, napakarami nila, billion of selula. No? Paano sila nagkaano? Ang galaw ng ating paano yun pinag-aralan, pero sinabi lang ng Diyos yan kung paano yun nalikha ang buhay. Mayroong misteryo, pero ang Diyos lang ang nakakaalam. No, ganun siya kapag gumawa, nilikha niya ang isda at ibon. Kami namamasyal ni Mrs., nagpapahinga kami sa ilalim ng puno at tiningnan ko ang mga puno. Sabi ko, napakaganda titingnan ang mga puno. No, minsan ako din gusto ko rin mamasyal sa labas. At gusto ko lang titingnan ang kalikasan, gusto ko lang i-appreciate ang lalang ng Panginoon. At maya-maya mayroong dumapo na ibon doon sa pinakatalok, doon sa pinakataas ng puno. Sabi ko, kaya pala ginawa ng Panginoon ang ibon. Dahil kung walang ibon sa puno, no, hindi masyadong maganda. Pero dahil may ibon siyang ginagawa na dumadapo sa puno, lalong gumaganda ang kalikasan. No? Kaya nga, ginawa niya ang ibon at isda sa ikalimang araw. Nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat, ang bawat may buhay, na kinapal, na gumagalaw, na ibinibukal ng sagana ng tubig ayon sa kanya-kanyang uri, at ang lahat ng mga pakpak ng ibon ayon sa kanya-kanyang uri, at nakita ng Diyos na ano? Mabuti. Bawat araw. At nang tinitingnan ng Diyos, lahat niyang ginagawa, mabuti. At 22, binasbasa ng Diyos at sinasabi, kayo'y magpalaanakin, kayo'y magpakarami. Inyong punuin ang tubig sa mga dagat at magpakarami at mga ibon sa lupa. Alam niyo kung hindi lang kinakain ng mga tao ang isda, ay matagal na yung puno ang ano. Pero dahil kinakain lang mga tao, no? Hindi mapupuno-puno ang ano. At nagkahapon, nagkaumaga ang ikalimang araw. Kaya ating titingnan ang mga isda. Napapansin ninyo? Natutuwa ba kayo kapag mayroong isda na nakikita? Yes, kasi mapapansin ninyo, maraming ang mga tao mayroong aquarium sa kanilang bahay. Anong layunin? No? Para makapagpahinga ang kanilang mata, nakikita ninyo ang iba't ibang kulay. Sinabi lang ng Diyos yan, magkakaroon ng isda. Ganyan na ang mga kulay nila. No? Napapansin ninyo ang isda na yan? Oh? Kaya nga, maraming mga tao, hindi lang sa isda, pati ibon. Inalagaan ng mga tao ang mga ibon sa bahay. No? Sa halip ng mga ibon, mayroong kalayaan na ano, nagbigay ng kagalakan sa mga tao dahil napakaganda ang kanilang kulay, iba't ibang variety. Ngayon dito tayo sa ika-anim na araw. Ating pag-aralan ang ika-anim. Sinabi ng Diyos, bukalan ang lupa ng mga may buhay ng kinapal ayon sa kanya-kanyang uri ng hayop ng mga kinapal na umuusad na magganid sa lupa ayon sa kanya-kanyang uri at nagkagayon. Anong ginawa ng Diyos sa ika-anim? Ginawa niya ang hayop, mga reptiles, no? Ang lupa na walang hayop, nagkakaroon na ng hayop. At nilikha ng Diyos ang ganid sa lupa ayon sa kanya-kanyang uri at ang hayop ayon sa kanya-kanyang uri, ang bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kanya-kanyang uri, at nakita ng Diyos na mabuti. No? Kaya nga mapapansin ninyo, at ito yung mga hayop ngayon nating nakikita. No? Pansinin ninyo yung zebra. Pag manganganak siya, ganyan din yung kanyang anak, kasi nilikha siya ng Diyos na ayon sa kanya-kanyang uri. May mga uri ang mga hayop kung ano mayroon. Titingnan mo yung ahas. No? Kaya nga, kahit ahas inalagaan dahil napakaganda din ang kulay ng ahas. No? Kaya mapapansin ninyo itong pagong, no? Na lumalakad, itong wolf. No? Napapansin ninyo. At
ang huli niyang ginagawa, dito pag-aralan na natin, anong pinakahuli ng ginagawa ng Diyos sa creation week niya? Ang pinakahuli niyang ginawa ay ang tao. Pag-aralan natin ngayong hapon, kung ngayong gabi kung paano niya ginawa ang tao. Sa 26 at hanggang 28, ito yung sinasabi ng Diyos bago niya ginawa ang tao. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan. No, mapapansin ninyo, anong plano ng Diyos sa tao? Gaano kahalaga ang tao sa Panginoon? Gaano siya ka-espesyal? Nang ginawa niya ang tao, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Magkakaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa. No? Buong lupa. Kaya nga kagabi ating pinag-aralan, ang tao ginawa niyang hari. Mamumuno, mamamahala, binigyan niya ng dominion. At pinakamahalagang tungkulin na gagawin niya, hatulan niya ang kaaway sapagkat ang tao ginagawa niyang third party. Magiging judge siya, magiging jury siya, no? Kapag tatapusin na ng Panginoon ang kasalanan. Ganun kahalaga ang pagkalalang sa tao. Mamumuno ang tao, magiging hari sa planetang ito. At siya'y mamahala sa hayop at sa buong lupa, no? At sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, nilalang sila na lalaki at babae. No, ang tao kasama talaga, nilalang na lalaki at babae. At pagkatapos yan nilalang, no? Ayon sa larawan ng Diyos. Mamaya ating pag-aralan yung larawan, pero bago na yan, ating pag-aralan po muna itong 28. At sila'y binasbasa ng Diyos. At sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami. Kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin. At magkakaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, mga ibon sa himpapawid at bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. No, ngayon, atin ang natutunan, sila'y binasbasan at magpakarami. Mayroon akong binabible studyhan noon, sabi ng aking binabible studyhan. Brother June, hindi ba mabuti naman na nagkakasala ang tao? Sabi niya, bakit? Kasi kung hindi nagkakasala ang tao, hindi dadami ang tao. Sabi ko, bakit? Bakit mo nasabi yan? Hindi ba sila dadami kung walang kasalanan? Hindi po yan totoo. Ito po yung sinasabi sa Biblia. Kasi pagbabasahin po ninyo ang Biblia, ang dalawang chapter ng Genesis, Genesis 1 at saka Genesis 2, wala pang kasalanan dyan. Kailan pumasok ang kasalanan sa aklat ng Biblia? Sa chapter 3 ng Genesis. Pero ang ating binabasa ngayon, chapter 1 pa yan. Chapter 1:28, sabi ng Diyos, sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami. Oh, sabi niya dito, kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin at itong mga anak ni Adan, magkakaroon sila ng kapangyarihan. Magiging mga hari din sila. Lahat si Adan hari, ang kanyang mga anak hari. Kaya nga nang nahulog si Satanas sa Tartaros, sabi ng Panginoon, inihulog kita sa lupa, inilagay kita sa mga hari, sa harap ng mga hari. Kasi ang plano ng Diyos, gagawin niya ang tao na magiging maghahari sa lupa. Hindi lang si Adan, pati ang mga anak ni Adan. At ang mga anak ni Adan, no, magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin, magkakaroon kayo ng kapangyarihan. At ito yung plano ng Diyos, no? Kaya nga, kung ating pag-aaralan, babalikan natin yung 27. Nang nilalang sila sa laayon sa larawan ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Ano po ang ibig sabihin yan, Brother John? No? God created man in His image and in His likeness. Ano po ang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, kapag gagawin niya ang tao ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis, ito po ang ibig sabihin. God created us na ginawa po niya tayong banal. No? Ibig sabihin, nang ginawa niya tayo katulad niya, kung ang Diyos banal, mayroon po tayong likas na tayo po'y banal. Kung ang Diyos ay righteous, tayo din po ay righteous. Kung ang Diyos ay
pure, tayo din po unpure. At sa Biblia, sinasanctify niya tayo. At kapag ang bagay na kanyang isanctified, sinisit aside yan for a holy use, kapag ang isang tao at kapag ang isang linalang isanctified ng Diyos, magiging sanctuary po yun niya. Sabi ng Panginoon, kaya nga sabi dito sa ano, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan, templo ng Diyos at ang Diyos nananahan sa inyo? Kasi kapag isanctify niya ang isang bagay, no, magiging tahanan po ito ng Diyos. Kaya nga, ating pinag-aralan po ang sanctuary. Kasi nung ginagawa ng Diyos ang tao, ginawa po niya ang tao sa pasimula na magiging kanyang sanctuary. No? Magiging tahanan ng Diyos. At anong presensya ng kadiyusan ang mananahan sa atin? Ang banal na Espiritu Santo. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 6:16, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Espiritu Santo? Kasi sa pasimula nung ginawa tayo ng Diyos, kasama sa plano ng Diyos na ang Diyos mananahan sa atin. Kaya nang ginawa niya tayo na katulad niya, kalarawan niya, ay ang, ano po ang ibig sabihin, spiritual po yun na mga bagay na tayo po'y banal, tayo po'y matuwid, at tayo po'y malinis. No? What it means to be sanctified, he put his presence in us. God created us to be His dwelling place. No? Created us to be His sanctuary. No? Sana ating naintindihan. No? Malinaw na sinasabi ng Biblia sa 28, and God blessed them. And God said to them, be fruitful and multiply and replenish the whole earth. Ang si Adan at ang mga anak ni Adan magiging tahanan ng Diyos. No? Tahanan ng kanyang presensya. Pero mapapansin ninyo itong plano ng Diyos na putol sa kasalanan. Sabi ng Panginoon, kayo'y magpakarami, multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living things that move it upon the earth. No? Mayroon ba tayong mababasa na ang image ng Panginoon ay spiritual na bagay yan? Alam ninyo, nung niligtas tayo ni Jesus Christ, mababasa natin sa Efesios 4:24, sabi niya dito, no? And that He put on the new man, which after God created in righteousness and true holiness. Ngayon sabi ni Apostol Pablo, isuot ninyo ang bagong pagkatao kay Kristo, na which after God, no, sabi niya dito, is created in righteousness and true holiness. Paano tayo nilalang ng Panginoon? Ginawa nilalang po niya tayong banal, matuwid at mabuti sa pasimula. Kaya wala pong kasalanan. Alam niyo, binasa ko kanina ang sulat ni Lindsey White sa Patriarchs and Prophets sa creation. Alam niyo, kung gusto kong liwanag na magandang paliwanag sa Biblia, pumunta lang ako sa writings ni Lindsey White. At nang binasa ko ang creation, ito yung sulat ni Lindsey White, nilagay ko dito, no? Sa Patriarchs and Prophets page 45 paragraph 2. Ito yung sulat ni Lindsey White. He was place as God's representative. Nang ginawa niya ang tao, nilagay siya sa planetang ito as God's representative over the lower order of being. No? Representative siya ng Diyos sa kalangitan kasi ang lower order of being po tayo, ang pinakamataas Diyos, pangalawa mga anghel, at kasunod sa mga anghel ay ang tao. Pero itong tao na nilikha ng Diyos sa sulat ni Lindsey White, no, ginawa po siya ayon sa larawan ng Diyos na isang banal, matuwid at mabuti, no, pure. Walang dungis, walang kasalanan. Katulad ito sa likas ng Diyos. At sabi ni Lindsey White, he was placed as God's representative over the lower order of being. They cannot understand or acknowledge the sovereignty of God. Yet, they were made capable of loving and serving man. Mayroon silang likas na nagmamahal at naglilingkod. The psalmist is, ito yung sabi ni David, thou madest him to have dominion over the work of thine hand. Ginawa mo siya upang mamamahala ng lalang ng iyong kamay. Sabi ni David,
thou hast put all things under his feet. At itong lalang ng Panginoon na ginawa niya ang langit at lupa, binigay niya ito sa tao. Kanino niya ipinagkatiwala ang ating planeta na ginawa ng Diyos? Hindi ito pinamamahalaan ng Diyos. Binigay niya ito sa tao upang pamamahalaan. The beast of the field, the fowl of the air, and whatsoever passeth through the path of the seas. No, sa ito mababasa natin sa Psalms 8:6-8. Sabi niya dito, sa awit, mababasa natin yan. Man was to bear God's image. Nasabi ni Ellen G. White, itong tao na nilikha niya, daladala niya ang larawan ng Diyos. Both in outward resemblance and in character. Ang resemblance ng Diyos ay ano? Yung physical niyang resemblance makikita sa tao at sa kanyang character. Physical at ang kanyang karakter. Christ alone is the express image. Kung ating babasahin, nung si Jesus nagiging tao, nagiging express image po siya ng God the Father, of the Father. But man was formed in the likeness of God. His nature was in harmony with the will of God. Ang nature ng tao, nung siya hindi pa nagkakasala, in harmony with the will of God. Sabi niya dito, his mind was capable of comprehending divine things. Ang kanyang pag-iisip kayang makakaunawa sa mga banal na mga bagay. No? His affection were pure. His appetite ano? And passion were under the control of reason. He was wholly unhappy in bearing the image of God and in perfect obedience to His will. Nang nabasa ko ito sa sulat ni Ellen G. White, wow! No? Ang laki ng tuwa ko nang nabasa ko ang komentary ni Ellen G. White patungkol sa paglalang sa tao. Marami pa siyang sulat, kaya lang hindi ko mailalagay lahat. Alam mo kung ilalagay ko lahat ang sulat paliwanag ni Ellen G. White sa nang nilalang ang tao. No? Okay nga, alam niyo isang malaking tulong sa akin nung binasa ko ang mga writings ni Ellen G. White, marami po akong ipapaliwanag sa Biblia. No? Isa pang ito pang sulat, after the creation of Adam, every living creature was brought before him to receive his name. Nang pagkatapos daw niya ginawa si Adan, binigyan si Adan ng trabaho ng Panginoon, lahat ng mga hayop pinapalapit niya kay Adan. Alam niyo yung gawain ni Adan, unang trabaho ni Adan, magbigay ng pangalan. Adan, ito yung una mong trabaho, bigyan mo ng pangalan ang mga hayop. At alam niya dito, he saw that to each had been given companion, but among them, no, there was not found to help meet for him. Among of all the creature that God had made in the earth, there was not one equal to man. No? Sa lahat niyang nilikha ng mga hayop, walang katulad sa tao. And God said, it is not good that the man should be alone. I will make him and help meet for him. Pagkatapos nabigyan ni Adan ng trabaho, nabigyan na niya ng pangalan, alam niyo yung nagiging resulta, nalungkot po si Adan. Bakit siya nalulungkot? Kasi ang mga hayop na binigyan niya ng pangalan, tagdadalawa, lalaki at babae. Pero si Adan nag-iisa. Sabi ng Diyos, hindi mabuti na ang tao mananatiling isa. Bigyan natin siya ng makakasama niya. At alam ninyo, ang ginawa ng Diyos, pinatulog si Adan. Mababasa natin yan sa chapter 2 ng Genesis. Pinatulog si Adan. At pagkatapos niyang natulog, first surgery operation, kinuha ng Diyos ang tadyang ni Adan. Sa sulat ni Ellen G. White, mayroon siyang magandang paliwanag, hindi siya kinuha mula sa ulo, mula sa paa, o parang aandirin natin. Kinuha niya si Eva sa malapit sa puso para mahalin. No? At kinikreate ng Panginoon ang first marriage sa creation. No? Mapapansin niya, kasi hindi masaya ang lalaki kung walang babae. No? Napapansin niya dito, man was not made to dwell in solitude. He was to be a social being. Hindi tayo ginawa na, ano, kaya nga mayroong quotation, mayroong ano, no man is an island. Hindi po pwede na ang tao mag-iisa.
No? Without companionship, the beautiful scenes of delightful employment of Eden would have failed to yield perfect happiness. Even communion with angels could not have satisfied his desire for sympathy and companionship. There was none of the same nature of love and to be loved. Hindi tayo ginawa ng Panginoon na nag-iisa na walang makakasama. Ginawan ng Panginoon ang lalaki, ginawan niya ang babae sa isang layunin para ang tao magiging isa. At kahit ang mga anghel na bababa araw-araw, bibibisita sa ating planeta, wini-welcome natin ang si Adan, masaya sila nang mayroong magbibisita sa kanila. Na? Kasi ganun kaganda ang creation ng Panginoon. As man came forth from the hand of his creator, nang lumabas ang tao, nalikha ang tao na ginawa ng Diyos, he was of lofty stature and perfect symmetry, sabi ni Ellen G. White. Ang kanyang larawan, ang kanyang taas at laki, perfect, ano siya? Symmetry, sabi ni Ellen G. White. His countenance bore the ruddy tint of health and glow with the light of life and joy. Adam heights, ano, ang tangkad ni Adan was much greater than that of men who now inhabited the earth. Ang tangkad daw ni Adan sa mga ano, nilalarawan ni Ellen G. White, ang tangkad, umaabot tayo ng 14 feet, si iba 12 feet. Maganon katangkad ang mga tao. Kaya nga, alam ninyo kapag tayo'y mabuhay na mula sa mga patay, magugulat si Adan kasi si Adan, napakatangkad ang mga anak niya. Napakaliit. Bakit hindi pa rin? May mga unano pa nga ngayon. Bakit ito ang nangyayari natin? No? At hindi po tayo ginawa ng Panginoon na pangit. Lahat po tayo magaganda at mga gwapo. Pero nasira lang ang creation ng Panginoon sa kasalanan. Ang ating magulang ang nagdesisyon ng mali. No? At bukas ating pag-aralan ang kautusan ng Diyos. Anong kautusan ang binibigay niya? At sa kautusan na binibigay, dito nilabag ng tao ang kautusan at sila'y nahiwalay sa Diyos. Kaya nga maraming mga tao nagsasabi ngayon, wala na yung kautusan, huwag kayong maniniwala. Hindi po yung tinig ng Diyos, tinig po yun ng kaaway ng Diyos. Kapag mayroong mga tao, relihiyon na magsasabi wala ng kautusan, napahamak po ang ating magulang dahil paglabag sa kautusan. No? Eve was somewhat less in stature, mababa lang siya ng konti. No? Yet her form was noble and full of beauty. The sinless pair wore no artificial garment. They were clothed with the covering light of glory, such as angels wear. No? Mapapansin ninyo, at pagkatapos sila nilalang, binigyan sila ng Panginoon ng magandang kasuotang damit. At ano yung kasuotan ni Adan at ni Eva? Ang kanilang kasuotan ay liwanag ng kalangitan, liwanag ng Diyos, glory ng Panginoon sa kanyang sikay na glory. Kung ang Diyos ay nagsuot ng liwanag, katulad niya ang tao, ito yung ano niya. Anong artificial garment ang ano niya? Ginawa sila ng Panginoon ng kasuotang liwanag. Kaya nga alam ninyo, nung nagkakasala si Adan at si Eva, nahubad yung liwanag. At nakita nilang sila'y hubad. Yun yung napansin. Bakit? Kapag makasalanan ang tao, mawawala ang kasuotang liwanag. Kaya yun ang nangyayari kay Eva at Adan. So long as they live in obedience to God, this robe of light continue to enshroud them. Alam niyo kung wala ang sulat ni Ellen G. White, hindi ito sa Biblia hindi na pinapaliwanag. Pero sa sulat ni Ellen G. White, makikita mo paano nilalarawan ang tunay nilang kalagayan. Pero biblical ba yan, Brother John? Yes, kasi nung nagkakasala nila, bakit nakikita nila sila hubad? Ibig sabihin, mayroon silang kasuotan bago sila nagkakasala. Pero bakit nawala ang kanilang kasuotan? Dahil nawala ang liwanag na kasuotan nila. Now, ngayon, God celebrated the first marriage. Ito yung sulat ni Ellen G. White. Alam ninyo, dalawang institution po ang ginawa ng Panginoon bago pumasok ang kasalanan. Una, ang lalaki at babae kinasal niya. No? Mayroong sanctity of marriage. God created, no? Celebrated the first marriage. Thus, the institution has for its originator the creator of the universe. Marriage is honorable. No? It was one of the first gift of God to man. Ito yung first gift na binigay niya sa tao, babae.
nasa lalaki. And it is none of the two institution that after the fall had Adam brought with him beyond the gates of paradise. Di ba? Pinalaya sila nung sila'y nagkakasala. Pero anong dala-dala nila na ginawa ng Diyos, regalo ng Diyos doon sa loob? Lahat ng regalo ng Diyos doon kay Adan na nanatili doon sa Garden ng Eden. Pero nung pinalaya sila sa Garden ng Eden, ano ang dala-dala nilang regalo? Marriage, yung sanctity ng marriage. Na? At yung Sabbath, na nanatili pa rin ang marriage at ang Sabbath. Dalawang institution, at alam niyo sa huling controversy ng Biblia, sisirain ni Satanas ang sanctity ng marriage. Pangalawa, sisirain niya din ang sanctity ng Sabat. Kasi dalawang institution ang ano, nilikha ng Panginoon doon sa Garden ng Eden. At itong dalawang institution, it's about the ano, it's about time. Kasi ang relasyon sa mag-asawa, sa babae at lalaki, nangangailangan niyang panahon. Ang Sabat, ito po'y relasyon sa tao at sa Diyos. Ito po yung dalawang institusyon na tinatag niya at ito po yung dalawang institusyon na pinagsikapan ni Satanas na sisirain sa huling kapanahonan. No? Mapapag-aralan natin mamaya ang Sabat. When the divine principle are recognized and obeyed, no? This relation, marriage, is a blessing. It guards the purity and happiness of the race, provides for man's social needs. He elevates the physical and intellectual and moral nature. And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and He put the man whom He had formed. Everything that God had made was the perfection of beauty. And nothing seemed wanting that could contribute to the happiness of the holy fair. No? Kaya nga, wala nang may dagdag sa creation. Lahat perpekto, lahat niyang nilalang. Ginawaan pa sila ng isang napakagandang garden at nagiging tahanan. Bakit hindi bungalow, bakit hindi bahay ang ginawa ng Panginoon? Kasi walang ulan. Ang temperatura nila parang aircon. Kailangan pa ba ng bahay? No? Saan sila matutulog na gusto nila carpeted ang buong garden? Para silang matutulog ng carpet na tulugan. Kahit saan sila pumupunta, perfect ang temperature. Ganun kaganda ang ating sanlibutan. Alam niyo kung bakit pinipreserve ng Panginoon ang Garden ng Eden? Kasi isa sa uli ito ng Panginoon sa atin pagkatapos sa redemption. Kaya ating pag-aralan ang redemption plan. Alam niyo sa ating pag-aaral, marami kayong matutunan. Kasi tiningnan ko ito ng maayos sa Biblia at sa Spirit of Prophecy. Gusto kong maintindihan ng malinaw para maintindihan. Alam niyo kung alam niyo ang layunin ko sa pag-aaral sa Biblia, gusto ko na ang aral ng Diyos magiging simple at malinaw. Kasi gusto kong ituturo ito sa mga tao. No? Upang sila maintindihan ninyo ng malinaw. Ito ang purpose ng ating The Gospel of Jesus Christ Ministry. At pagkatapos sa ating series ngayon, magagawa na ako uli ng mga series upang marami tayong maintindihan sa nilalaman ng Biblia. Anong pinakapagkain ng tao at ahayop sa halamanan? Kalooban ba ng Panginoon itong ginawa niyang hayop magiging pagkain? Itong ibon, itong isda, kakatayin natin, papatayin, gagawin nating pagkain? No? Kalooban ba ito ng Panginoon na ating kakainin ang lahat niyang nilikha? Ang mga tao sa ating kapanahunan ngayon, carnivorous. Pero nung hindi pa pumasok ang kasalanan, ano bang pagkain ang inoorden ng Panginoon na magiging pagkain natin? Ito yung nakasulat sa Biblia sa 29. Sinabi ng Diyos, narito ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi. Binigay daw niya sa tao na nanasa ibabaw ng balat ng lupa at sa bawat punong kahoy na may bunga at punong kahoy na nagkakabinhi, sa inyo'y magiging pagkain. Sinaba ba ng Panginoon yung hayop? Sinaba ba ng Panginoon yung ibon, yung isda na pagkain ng tao? Bago pumasok ang kasalanan, ang pagkain natin damulang at prutas, mga buto-buto. Pero hindi inoordina ng Diyos na kakainin natin ang hayop. No? Kaya nga, marami sa mga Seventh-day Adventists, kung ito ang gusto ng Diyos, gusto kong babalik sa original na pagkain sa Garden ng Eden. Maraming mga tao nagsasabi nila na ano, pag hindi ka kakain ng karne, mamamayat ka. Walang braso kasi ang protein galing daw sa
galing daw sa ano, galing daw sa ano, laman, galing ang protina daw galing daw sa karne. Pero sabi ni Doktora Lagarili nung ako'y nagkukrusid noon, hindi po 'yun totoo na ang source ng protein hayop lang. O at isda. Titingnan ninyo ang baka, ang kambing, ang kabayo. Mayroon ba silang braso? Wala. No? Kung mayroon silang braso, ano bang pagkain ng mga hayop? Damo. Pero bakit malalaki ang braso nila? Hindi po 'yun totoo, no? Tinuturuan lang tayo ng kaaway na magsasanay sa hindi inoordina ng Panginoon. Kaya nga marami sa amin nagpa-practice ng vegetarianism. Kasi pagdating natin sa langit, hindi na tayo kakain ng karne. Hindi na tayo. Alam ninyo ang pagkakaiba, no? Magsubo kayong maglagay sa lupa ng damo. Anong ilagay ninyo ang damo sa lupa, anong mangyayari sa damo? Ang damo mabubuhay. Maglagay kayo ng patay na karne. Patay na ano, yung ano, kasi kumakain tayo ng karne, patay. Ilibing mo sa lupa yung karne, anong mangyayari sa karne? Uuurin yan. Alam ninyo kung saan tayo nanggagaling? Galing tayo sa lupa. Alam ng Panginoon kung paano niya tayo ginawa, galing tayo sa lupa, galing tayo sa alabok. Ano ang mabuti sa atin? Pananim. No? Kasi ang pananim, ito yung ano sa atin ang buhay. Kaya nga, hindi inordina ng Panginoon. At mayroong sulat sa Biblia, nalimutan ko lang yung talata, ang atin daw bunganga, libingan ng mga patay. Bakit, nakasulat sa Biblia ng ating bunganga, libingan ng mga patay, kasi yung mga patay na hayop, ito yung ginawa nating pagkain. Pero sa pasimula, ang hayop, ibon at isda, hindi yon ipapakain ng Diyos. Kaya nga, mayroong pagkakaiba ang Creation Week sa ating ginagawa ngayon. Kasi hindi ipapakain ng Panginoon ang hayop, ibon at isda nung pasimula, nung hindi pa sila nagkakasala. Ipinahintulot lang ng Panginoon yon nung dumating ang baha sa panahon ni Noah dahil namatay ang mga pananim. No? Ay ilang buwan silang nagbaha? 5 months. Walang natitirang mga pananim na green. Kaya nga pinahintulot ng Panginoon yung malinis na hayop kakainin. Pero yung maruming hayop, kaya nang pinaakyat sa arka sa panahon ni Noah, 7 malilinis na hayop, 2 marumi. Kasi yung maruming hayop hindi pwedeng bawasan. Malinis lang ang ipapakain. Ano naman ang pagkain ng hayop? Lilinawin natin ito. Na pinakapagkain. At sa bawat hayop, sa verse 30, 29 yung ating binabasa kanina, sa Genesis 1 verse 30, at sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa himpapawid, at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay, ay ibinigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinakapagkain at nagkagayon. Ano ang pagkain ng hayop, ibon at mga reptiles o sa lahat ng mga may buhay? No? Ang pagkain nila, pananim na sariwa. Damo lang ang kanilang pagkain. Kaya nga, yung leon, no, sa bagong langit at bagong lupa, mababasa natin sa Isaias, ang pagkain nila ay damo. Kaya, magkain na sila ng damo. Kaya nga, ito yung pagkain natin. Ngayon, dito tayo. Nakita ng Diyos ang lahat na kanyang nilikha at narito napaka buti. Mula unang araw hanggang ikalima, na pag tinitingnan ng Panginoon, mabuti lang. Pero pagkatapos niya, nagawa ang tao. Ang tao kasi ang mamamahala. Ang sinasaang declaration ng Panginoon at narito napaka buti. It was very good. No? At nagkahapon, nagkaumaga ang ika-anim na araw. Natapos na tayo sa ika-anim na araw, dito tayo sa ika-7 araw. At sabi ng Panginoon, sa sulat ni Ellen G. White, sabi niya dito, "The creation was now complete." Sa loob ng 6 na araw, nakukumpleto na ang paglalang niya. "The heavens and the earth were finished, and all the host of them. And God saw everything that He had made, and behold, it was very good." In anong declaration niya pagkatapos sa ika-6 na araw, bakit na very good na? Hindi lang siya good, dahil mayroon ng tao na mamamahala. Sabi niya dito, "Eden bloom on earth. Adam and Eve had pre-access to the tree of life." No? Kung ating babasahin yung chapter 2, nilagay ng Panginoon dyan ang tree of life.
chapter 2, 8 to 9, nilagay niya ang kahoy ng buhay. No tent of sin, shadow of death, marred, sabi niya dito, the fair creation. Sabi niya dito, ang ano dito, walang dagta ng kasalanan, walang ano, anino ng kamatayan ng ginawa itong mag-asawa sa Garden ng Eden. The morning star sang together and the sons of God shout for joy. At alam ninyo, pagkatapos sa ika-anim na araw, nang natapos ang paglikha sa ika-anim na araw, ang ano, the morning star sang together and all the sons of God shouted for joy. Ano pong ibig sabihin yan, Brother John? Itong sino po yung morning star? Ang morning star, no other than Jesus Christ. Kapag babasahin ninyo ang Apokalipsis 22, sabi ni Jesus Christ, ako ang tala sa umaga. Si Satanas, tinatawag siyang son of the morning. No? Ang mga anghel, tinatawag silang son of the morning star. No? And all the sons of God, hindi po ito mga anghel, kundi mga tao din po ito sa iba't ibang planeta. Nakikita nila yan sa kanilang satellite, no? Kung paano nilikha ng Diyos ang tao. At alam ninyo, kapag tayo maliligtas na, bawat creation na gagawin ng Panginoon, ito din ang ating gagawin. Aawit tayo for eternity. Kapag mayroong gagawin ang Panginoon, magpupuri tayo. Ito yung kalagayan ng mga anak ng Diyos. At alam ninyo, kapag tayo'y magtatagumpay sa kontrobersiyang ito, makabilang tayo dito sa mga anak ng Diyos na aawit balang araw. At ito yung aking pangarap sa buhay, na aawit isang araw sa harapan ng Panginoon dahil sa kanyang kadakilaan. No? Na kaya nga ito yung pinakamaganda na bahagi sa ating buhay, ang maglilingkod sa Diyos. No? Nang ikapitong araw, nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. Nagpahinga siya sa ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. Pero hindi lang ito natatapos sa anim na araw. Ang complete creation ng Panginoon hindi natatapos doon sa anim, kundi natatapos po ito sa ikapitong araw. Ang unang institusyon na itinatag ng Panginoon sa ika-anim, marriage. Ikalawang institusyon na kanyang ini-establish, ang Sabat. Ang Sabat po, mga kapatid, ikapitong araw po yan. Kaya nga, binabanggit sa Genesis 2 verse 2, at nang ikapitong araw, nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. Kahit dahil yung anim na kumplito, nagdagdag siya ng ikapitong araw. Kaya nga ang ating kalendaryo, pitong araw. At nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. Ating nabasa kanina yung Isaiah 40 verse 28. Ang Diyos hindi nalalanta, hindi napapagod. Pero bakit, Brother John, dito sa ikapitong araw nagpapahinga? Alam niyo ang purpose ng Diyos, bakit siya nagpapahinga? Dahil itong ikapitong araw, ibibigay niya ito sa tao. Na isang tanda, na tanda sa pagitan ng tao at sa Diyos, na ang Diyos siya ang manlalalang. Gagawin po niya itong covenant sa tao na lalangin niya. Na itong covenant, ito yung magpapaalala na kapag darating ang ikapitong araw, sasambahin natin ang manlalalang. Gagawin po ito ng Panginoon na kanyang kabinat. Kaya ginawa niya dito, nagpapahinga. Kasi ang plano ng Diyos, ang tao na gagawin niya ay magpapahinga sa araw na ito. Napapansin ko sa sulat sa Biblia, kapag mayroong batas na ipapasunod ang Diyos, siya mismo ang unang gumawa. Napapansin ninyo, nang ibinigay niya ang utos patungkol sa ikapitong araw na pahinga, sino ba ang unang nagpapahinga, tao o ang Diyos? Diyos. Kaya nga, ginawa niya ang ikapitong araw, nagpapahinga ang Diyos. Kasi gagawin po niya itong magiging batas sa tao. At itong Sabat, tinatawag po ito, no, nang pinag-aralan ko ang Biblia, tinatawag po ito na reserve portion. Nang pinag-aralan ko ang buong Biblia, mayroon lang tatlong tinatawag na reserve portion. At itong reserve portion, ito po'y pag-aari ng Diyos. At kapag pakialaman mo, gagalawin mo ang reserve portion ng Diyos, magkakasala ka. Ano pong una na ipapaliwanag ko na reserve portion doon sa Garden ng Eden?
Sabi ng Panginoon, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, makakakain ka na mayroong kalayaan. Maliban lang sa isa na nasa gitna. Ano po yung nasa gitna? Yung kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. At itong batas na ito, tinatawag po ito na reserved portion. Makakain ninyo lahat. Pero yung isa dyan, huwag mong kainin. Kasi ito ay aking pag-aari, hindi yan inyo. Huwag ninyong gagalawin. At kapag gagalawin ninyo yan, mahiwalay kayo sa akin. Iyon yung unang reserve portion. Anong ginawa nila ni Adan at ni Eva? Pinikialaman ang reserve portion ng Panginoon. Ano itong reserve portion, Brother John? Ito ang patunay na hindi sila ang tunay na nagmamayari. At ito ay hindi ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Huwag mong galawin, huwag mong pakialaman. At alam ninyo, sa pitong araw na ginagawa ng Diyos, sa pitong araw sa kalendaryo natin, mayroon din pong tinatawag dyan na reserve portion. Anong sabi ng Panginoon sa kanyang kautusan sa Ten Commandments? Anim na araw gagawin ninyo ang lahat na gawain. Inyo yan. Ngunit ang ikapitong araw, Sabat sa Panginoon ninyong Diyos. Sa araw na yan, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Mamaya ating babasahin yan. Itong Sabat, ipinapatupad ito ng Panginoon. Ito po yung tinatawag na reserve portion. Hindi pa pala ako natapos sa reserve portion. Ano po ang ikatatlong reserve portion sa Bible? No? Ang ikatatlong reserve portion sa Biblia, yung tithe o ikasampung bahagi at mga handog. Ano bang requirements ng Panginoon sa mga handog? Kapag ikaw ay magsasaka, ang pinakaunang bunga, ihandog mo yun sa Panginoon. No? Kapag ikaw ay nag-aalaga ng hayop, yung pinakaunang anak ng iyong hayop, ibibigay mo sa Panginoon ay ang ano, mapuno ang iyong kamalig ng ani. Dahil ang first fruit, hinihingi ng Panginoon. At ang pangalawa, no? Kaya nga karamihan sa mga anak na panganay, sabi ng Biblia, ay sa Panginoon. Ihandog ninyo sa Panginoon ang panganay ninyong anak. Kaya nga ako ay nagtataka, yung aking panganay na anak sumunod sa aking apak dahil pangako po yun ng Panginoon. Ako'y mangangaral, ang aking anak mangangaral din. Kasi ihandog natin ang pinaka-panganay kasi ito po yung sa Panginoon. At napapansin ko, itong unang bunga, kapag ihahandog natin sa Panginoon, mayroon po siyang promise. At ganun din po sa ikapitong araw. Sabi ng Panginoon, no? At ano bang ginawa niya sa ikapitong araw? Ano bang natin? Kasi pitong araw ang creation, ha? Dito pa tayo sa creation. Pagkatapos niya sa nagpahinga, sa madlang gawa niyang ginawa, anong sa verse 3? At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw. Kanina, mula unang araw hanggang ika-anim, may araw ba siyang binasbasan? Wala. Ang binasbasan lang niya, yung isda at hayop at saka tao. Pero mapapansin, sa araw, wala siyang binasbasan. Pero sa ikapitong araw, binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw. Araw talaga ang kanyang binasbasan. At kanyang ipinangilin. Sa ibang translation ng Biblia, kanyang ginawang banal ang ibig sabihin ng pangilin. No? Binasbasan tapos ginawa niyang banal. Sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawa niyang ginawa. At itong ikapitong araw, tinawag po ito ng Panginoon na reserve portion. At kapag pakialaman po natin yan, masisira po. Alam niyo kung bakit ginawa ng Panginoon ang Sabat? Ay ito po'y tinatawag na ano po ito? It's about time. No? Quality time with God. Kasi na, alam niyo dahilan, ano bang dahilan kung bakit ginawa ng Diyos ang babae? Nung nagbigay na si Adan ng pangalan sa mga hayop, nakita ng Diyos na si Adan nalulungkot. Kasi bawat hayop, lalaki at babae, nang dumaan sa kanyang harapan, masaya yung mga hayop. Lalapit siya kay Adan, pagkatapos mayroon na silang pangalan, talon-talon sila kasi mayroon na silang pangalan. Pero pagkatapos ni Adan nagbigay ng pangalan, nalulungkot si Adan. At nakita po ito ng Diyos ang pangangailangan ni Adan. Adan, no, nakikita ko na nalulungkot ka na wala kang kasama. Halika, patutulugin kita. Pinatulog ng Diyos si Adan. At pagkatapos niyang natulog, nagkakaroon ng first surgery. No, kinuha ng Panginoon ang tadyang ni Adan, ginawa niyang babae. Pagising ni Adan, ginising siya, nakikita na niya ang babae nakaupo sa tabi niya. Ito na ang magiging helpmate mo, kasama mo. Kinasal sila at pinakamasaya si Adan. Pero nakikita ng Diyos,
Dahil sa relasyon ng lalaki at babae, mayroong happiness. Pero nakikita ng Diyos, kung walang relasyon ang tao sa kanyang manlalalang, sa kanyang creator, wala, hindi niya maranasan ang peace inside sa ating kaibuturan ng ating kaluluwa. Ang tao walang kapayapaan kung walang Diyos. Mayroon ngang isang author ng aklat, sabi niya na sa ating buong pagkatao daw, sa loob ng ating puso, mayroong vacuum. At alam ninyo ang vacuum na ito, ang vacuum na yan na sa iyong pagkatao, mapupunuan lang ang vacuum ng iyong pagkatao kapag papasok ang Diyos sa loob mo. Ang vacuum, ang tao magkakaroon ng joy at tunay na kapayapaan. Hanggat ang tao hindi makapasok sa iyong buhay, ang tao walang tunay na kapayapaan. Mayroon kulang at kulang ang iyong pagkatao kung walang Diyos. Kasi ginawa po tayo na ang Diyos sa pasimula mananahan sa ating pagkatao. Kasi ginawa tayo ng Panginoon na sanctuary. No? Ang tao ginawa niya, he sanctified, ginawa niyang sanctuary ang tao, mananahan po ang Diyos. At kapag ang tao na hindi nananahan ang Diyos sa kanya, maghahanap kayo ng kulang. Mayroon kayong hahanapin. Kasi ang ating pagkatao mayroong vacuum, no? Kaya nga mapapansin ninyo, why God create the seventh day? Bakit niya ginagawa ang ni Mayer, yung pag-aaral ni Mayer? Bakit ba ang Diyos gumawa ng ikapitong araw? 'Di ba kumpleto na 'yon sa ika-anim? Why did God give man the seventh day Sabbath? Bakit ginawa? Kasi ang Sabbath, ikalawang institusyon po yun. Bago magkakasala ang tao, ginawa niya ang Sabat, no? At ang marriage. Ito yung mga sagot sa katalungan. Bakit niya ginawa ang ikapitong araw? Bakit niya ito ibinigay ang ikapitong araw na Sabat? Ito yung unang sagot. Because at this time, He is showing us that the earth is in harmony with heaven. Ito yung patunay na ang langit, ang lupa at ang kalangitan mayroong harmonya. They are connected. Di ba nating napag-aralan sa una nating pag-aaral, nilalarawan ni Apostol Pablo ang langit, na ang langit, ito po yung lugar na kapahingahan. Di ba? Ating natutunan sa ating first topic na heaven is God, is our sabbatismos. Ang langit ay sabbatismos. Anong ibig sabihin? Nang ginawa niya ang ikapitong araw, ano ang tawag, ang langit, ang lugar ng langit, tinatawag na sabbatismos. Nang ginawa niya ang ikapitong araw, ano ang tawag niya sa ikapitong araw? Sabat. Ano ang ibig sabihin ng sabat at sabbatismos? Ang sabbatismos, ito yung kapahingahan sa langit. Ang sabat, ito po yung slice of his sabbatismos in heaven. Kung mayroong kapahingahan sa langit, mayroon ding maliit na kapahingahan sa lupa. At itong ikapitong araw, tinatawag niya itong Sabat. From the word sabbatismos, no? Ikalawa, no? Bakit niya ito binigay ang ikapitong araw at tinatawag niyang Sabat? Because earth under the dominion of Adam and Eve, all will be subjected to God through Adam and Eve leadership. Ha? Naintindihan ninyo ang ibig sabihin? Kaya ang dahilan kung bakit niya binigay ang Sabat, sapagkat ang lupa sa ilalim sa kapangyarihan ni Adan at ni Eva ay ilalim ito sa kapangyarihan ng Diyos, no? Sa pamamagitan ni Adan at sa pamamagitan ng pamamahala ni Adan at ni Eva. Ikatatlong dahilan kung bakit niya binigay ang Sabat, no? He gives them the Sabat because he saw that all things are good, and in other words, he give them the slice of his sabbatismos. It na ang ibig sabihin ng sabbatismos means ito'y rest, his heavenly rest. This is the sign that earth is in harmony with heaven. Sana ating naintindihan gaano kahalaga ang Sabat. At mababasa ba natin sa Biblia nang ginawa sila ni Adan at ni Eva ay sinasanctify sila ng Diyos, na sila po'y santuaryo ng Diyos? Ginawa silang santuaryo ng Diyos? Yes. Saan ba natin mababasa sa Biblia nang binigay ng Diyos ang Sabat
gaano ito kahalaga nang binigay niya ang Sabat na isa sa mga reserved portion. Pagbabasahin natin ang Ezekiel 20:12, "Moreover, also I give them my Sabat." Sino bang unang nagpapahinga? Ang Diyos ang nagpapahinga sa creation. Sabi niya dito, at sabi niya dito, "Moreover, I give them my Sabat." Ibinigay ko sa kanila ang aking mga Sabat to be a sign between me and them. Anong layunin kung bakit niya binigay ang ikapitong araw na Sabat? Upang magiging tanda sa akin at sa inyo. At alam ninyo mga kaibigan, bakit ang Seventh-day Adventist nangingilin ng Sabat? Dahil naintindihan namin ang kahalagahan ng Sabat. Ginawa ito ng Panginoon bago nahulog ang tao sa kasalanan. Ito yung dalawang institusyon na pinakamahalaga. Marriage at saka Sabat. At kapag ipapangilin mo itong Sabat na binigay ng Diyos sa atin, magiging tanda po ito sa pagitan natin at sa Diyos. At kung inyong pag-aralan, mayroon akong topic patungkol sa Sabat. Itong Sabat, ginawa po ito ng Panginoon na kanyang marka. Ito po ang tatak ng Diyos. Ang tatak ng hayop ay, ano po yon? Ay opposite Sabat. Batas ng tao po yon. Ang Sabat, batas ng Diyos. At ang marka ng hayop, batas ng tao. No? Kaya nga, ang araw ng pagsamba, ikapitong araw po at hindi po unang araw. Sabado po ang tamang araw ng pagsamba at hindi po Linggo. No? To be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord that sanctify them. Sa 20, inuutos ito ng Panginoon. Sabi niya dito, "And hallow my Sabbath, and this shall be a sign between me and you, and that you may know that I am the Lord your God." No? Kaya nga mapapansin ninyo, no? Sabi niya dito, "That you may know that I am the Lord your God." Mapapansin ninyo, sanctify, no? "That I am the Lord that sanctify you." At kapag ikaw ay isantify ng Panginoon, mananahan ang Panginoon sa iyo. At alam ninyo kung bakit sinasantify niya ang araw ng Sabat? Kasi sa buong araw ng Sabat, nananahan din siya dito. Ginawa po ito niya itong binasbasan, ginawa niyang banal, sapagkat sa buong araw ng Sabat, siya po'y nananahan. No? Kaya nga, ang Diyos na banal, gumawa siya ng araw na banal. Upang ang anak niya na sasamba sa Diyos na banal at sa araw na banal, magiging banal. Kaya nga, iyan po ang kahalagahan ng Sabat. Na, panghuli, no? At ang huling kadahilanan kung bakit ito ibinibigay sa atin ang Sabat, yes, Satan is here. Nandito si Satanas sa lupa, on earth, nang ginawa si Adan at si Eva, but he has no power and authority because Adam and Eve is in control. Mayroong kapangyarihan sila. Pero ating pag-aralan sa bukas, no? Kaya nga, kumplito po ito, ang paglalang ng Panginoon, pitong araw. At itong ikapitong araw, inoordina po ito ng Panginoon na magiging araw ng pagsamba. No? Ano bang ang tamang araw ng pagsamba sa Biblia? Unang araw, Linggo o Sabado? Pagbabasahin ninyo ang kautusan ng Panginoon, hindi po Linggo. Wala po kayong mababasa sa Biblia na araw ng Linggo o araw ng Biyernes ang pagsamba. Ang tunay na pagsamba sa Creation Week na nilalang ng Panginoon ay ang ikapitong araw. Titingnan ninyo ang inyong kalendaryo, titingnan ninyo ang Biblia, titingnan ninyo ang lahat na referensya kung ang ikapitong araw Linggo. Wala po kayong mapapakikita na patunay na Linggo ang araw ng pagsamba. No, atin ang natutunan ang pitong araw ng pagsamba. Alam ninyo sa pitong araw ng paglalang, ang unang anim na araw, ginawa niya ang material na mga bagay. Paano ko patunayan? Magbanggit kayo ng ginawa ng Panginoon mula unang araw hanggang sa ika-anim kung hindi natin makikita. Magbigay ako ng halimbawa. Ang unang araw, ginawa niya ang liwanag. Pagkatapos nagkakaroon ng liwanag, hinati niya ang liwanag sa dilim. Makikita ba natin ang liwanag at dilim? Yes. No? Ang ikalawang araw, gumawa siya ng tubig sa ibaba at tubig sa itaas, yung gitna kalawakan. Makikita ba natin ang tatlo? Oh, mayroong tubig sa ibaba, mayroong ulan sa itaas, mayroong kalawakan sa gitna. Lahat makikita. Ikatatlong araw, pinisan niya ang dagat sa isang dako, pinalitaw niya ang katuyuan, tinawag niyang lupa at pinasibol ang lahat na pananim. No, makikita ba natin lahat? Yes, makikita lahat. Ikaapat na araw, ginawa ng Panginoon ang tanglaw. Araw, buwan at bituin. Makikita ba natin lahat? Yes, makikita natin. Ikalimang araw, ginawa niya ang ibon at isda.
Makikita ba natin ang ibon at isda? Yes, makikita lahat. Ika-anim na araw, ginawa ng Panginoon ang hayop, reptiles at tao. Makikita ba natin lahat? Yes, makikita. Lahat ng mga bagay na ginawa niya sa ika-anim na araw, yun po ay mga material na mga bagay. Pero tatanungin ko kayo, nang ginawa niya ang ikapitong araw, mayroon ka bang makikita? Bakit wala kang makikita sa ikapitong araw? Dahil ang ikapitong araw pertaining spiritual matters. Wala kang makikita sa ikapitong araw dahil ginawa po niya ang material na mga bagay. At ako'y naniniwala na sa creation ng Panginoon, mayroon po ang tao sa pag-aaral, sa sinsya, mayroon po tayong four aspect. Mayroon tayong apat na aspeto. Mayroong physical, mayroong social, mayroong mental at spiritual. At itong spiritual aspect, ginawa niya ang Sabat para masusustain ang spiritual nating being. Kasi ang Diyos ay espiritu at ginawa niya ang isang bahagi ng ating pagkatao, spiritual. Kaya ginawa niya ang ikapitong araw ay pertaining spiritual matters. Kaya nga, ginawa niya ang ikapitong araw, una siya ay nagpahinga. Pangalawa, binasbasan. Ikatatlo, ginawa niyang banal. At itong tatlong bagay na ginawa ng Diyos sa ikapitong araw, lahat hindi makikita. Bakit? Kasi pertaining spiritual matters, at ang spiritual matters na nilikha ng Panginoon, hindi yan makikita. At itong ikapitong araw, ginawa niyang batas na pinakautos, pinakahuling utos sa sa unang tapyas na bato. Anong sabi ng Panginoon sa 10 utos? Ikailang utos ang batas niya patungkol sa Sabat? Nasa ika-4 na utos. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Sa ibang translation ng Biblia, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Hindi na kailangang gagawing banal kasi ginawa na niya yung banal. Ang ibig sabihin, ipapangilin mo ito sapagkat banal na ito, no? Ay ikikip mo ang kanyang kabanalan. Hindi mo na siya magawang banal. Banal na yan. Pinabanal na yan niya sa creation. Kaya nga sabi ng Panginoon, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang gawin itong banal. Anim na araw gagawa ka, iyong gagawin ang lahat na iyong gawain. Anim na araw sa atin. Ngunit ang ikapitong araw. Ano itong ikapitong araw? Sabat ito. Kasi ang langit, sabatismos. Ano? Lugar ng kapahingahan. Itong gusto ng Panginoon, magpapahinga ka. Ngunit ang ikapitong araw, Sabat sa Panginoon mong Diyos. Pahinga mo ba yan o pahinga para sa Diyos? Pwede kang magpapahinga mula Linggo hanggang Biyernes. Walang pipigil sa iyo. Pwede ka araw-araw magpapahinga. Pero itong ikapitong araw, hindi mo ito pahinga. Pahinga ito para sa Panginoon mong Diyos. Sabi niya nandito, batas po ito ng Diyos. Ngunit ang ikapitong araw, Sabat, kanino? Sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan, huwag kang gagawa ng anumang gawa. No? Anumang gawa. Ikaw niyang iyong anak na lalaki ni babae, niyang iyong aliping lalaki ni babae, niyang iyong baka, sabi sa Biblia, niyang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong pintuang daan. Sa 11, sapagkat sa anim na araw, ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, no? Ang lagat, lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw, anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinaka banal. At dito po natatapos ang ating pag-aaral. Alam ko na walang, at sa lahat ng ating pinag-aralan, marami po kayong natutunan. God bless you sa lahat ng nanonood ngayong gabi, at umaasa kami na bukas, huwag kayong mawawala, sapagkat sa gabi-gabi na ating pag-aaral, nais naming maranasan ninyo ang pagpapala ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, na sa pamamagitan ng inyong patuloy na pagpapanood, makikilala ninyo ang Diyos na ating pinaglingkuran gaano siya kabuti. Ipanalangin ko kayong at aking inimbitahan ang bawat isa sa inyo na tayo'y yuyuko sa ating panalangin. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat, Amang Banal, na sa gabi pong ito aming natutunan ang 7 araw ninyong paglalang. At marami kaming natutunan bawat araw na inyong ginagawa. Panginoon, purihin po ang inyong kadakilaan. Salamat na inyo itong ipinahayag sa inyong lingkod. At ang
pagpapaliwanag ko sanang ito. Dadalhin ninyo ito, Panginoon, sa buong sanlibutan, sa lahat ng mga Pilipino kung saan sila nananahan. Nawa, Panginoon, magiging liwanag ito. Natulungan mo sila na sila ay magiging tunay ninyong lingkod. At nais ko, Panginoon, sa pagdarating na araw, lahat ng nakabahagi sa mensahe kung saan mo ito dadalhin, makikita mo sila sapagkat sila'y karapat-dapat sa inyong kaligtasan. Nawa, Panginoon, tulungan mo na sila'y magtatapat hanggang sa kamatayan, hanggang sa inyong pagdating. At umaasa kami na hindi ninyo kami pababayaan. Salamat sa inyong mensahe na aming napakinggan. At loobin mo, Panginoon, na sa lahat kong pinaglingkuran na makabahagi sa mensaheng ito, makikita ko sila sa huling araw. Ito ang aking panalangin sa pangalan ng aking Panginoong Hesus. Amen. At maraming salamat sa inyong lahat.